Magandang araw kaibigan, isang kwento ng pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at hahaplo sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay pakilike po ng aking video at pakiclick po ng subscribe button kaya din ng bell icon para lagi po kayong updated sa parating pa na upload. Nagamit ni Melissa ang pera ng kumpanya at ang hindi niya alam ay ipinagbili ng amo niya ang kumpanya sa isang bilyonaryong si Rafael Montenegro. At nagalit ito sa dalaga. Bilang kabayaran, inalok nito ang dalaga. "Be my lover at ako ang bahala sa pagkakautang mo." Ano ang naghihintay kay Melissa sa piling ng bilyonaryong hindi pa niya ganun kakilala? Kakaiba sa karaniwang umaga. Ang umagang iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, dinatna ni Melissa si Andrew Gomez, ang presidente at general manager ng kanilang kumpanya. Siya ang solong nagpapatakbo ng buong kumpanya. "Good morning po, ipinatawag niyo daw po ako?" ani ni Melissa pagkapasok sa opisina ni Mr. Gomez. "Yes, yes. Maupo ka muna, Melissa," masiglang sabi ni Mr. Gomez. Naupo siya sa visitor's chairs na kaiba yun ng malaking executive table. Dating opisina yon ni Nelson Gomez, ang dating general manager at presidente ng Gomez Engineering. Mukhang out of place si Andrew Gomez sa kinauupuan. Hindi ito bagay maging executive. Itinatag ng magkapatid na Nelson at Andrew Gomez ang Gomez Engineering. Gumagawa ng farm machineries and equipments mula sa inventions. Si Andrew ang inventor at si Nelson ang nagpapamass produce, nagmamarket at nagpapatakbo sa buong opisina. Subalit namatay sa atake sa puso si Nelson. May 2 taon na ang nakakaraan at naiwan sa kapatid ang pagpapatakbo sa negosyo. Napangiti si Melissa. Nahawa sa kasiglahang ipinapakita ng employer. Matagal niyang hindi nakikita ng ganoong sigla. Buhat dito, magmula nang ito ang nag-iisang nagpapatakbo sa buong kumpanya. "Mukhang may maganda kayong deal ah." Di napigil ang pagbibiro ni Melissa. "Yes, Melissa. At ikaw ang kauna-unahang pagsasabihan ko nito." "Ano ho iyon?" Malapit siya sa matandang employer, maging kay Nelson Gomez noon. Hindi na iba ang turing sa kanya na magkapatid. Sa wakas, naisarado na ang usapan namin ni Mr. Montenegro. "Alam mo ba kung anong kahulugan iyon sa akin?" Mawawala na rin ako ng sakit ng ulo. Noon lang narinig ni Melissa ang pangalang iyon. "Ilang unit ho ang inorder ni Mr. Montenegro?" Tanong niya na may pagkainteresado. Napatingin sa kanya si Mr. Gomez pagkuway muling napangiti. "Hindi sila nag-place ng order, Melissa. Binibili nila ang buong kumpanya, stock, barrel and bolts. Sa wakas, makakapahinga na rin ako ng maluwag-luwag." Nabigla si Melissa, hindi agad nakapagsalita nang may ilang sandali. "Ibinenta ho ninyo ang kumpanya?" Sa wakas, inatagpuan din ni Melissa ang boses. "Oo, iha. Noon pa may dumating sa akin ang feedback mula sa grupo ni Mr. Montenegro. Pero kailan lang sila nagsumite ng formal na offer." Alam ni Melissa na nahihirapan si Mr. Andrew Gomez sa pagpapatakbo ng negosyo. Ngunit hindi niya sukat akalaing iyon ang may isipang solusyon, ang ibenta na lang ang buong kumpanya. "Bakit ho binigla niyo kami?" Iyon ang gusto ni Mr. Montenegro. Hanggat hindi pa na-finalize ang bentahan, ngayon at okay na, titingnan na lang nila ang libro. "Mayroon na akong go signal."
Pinanlambutan ng tuhod si Melissa. Nais niyang humagulhol ng iyak. Maagap lang na napigilan ang sarili. "Sir, bakit hindi niyo man lang ninyo kami binigyan ng sapat na panahon?" Gumaralgal ang kanyang tinig. Ngumiti si Mr. Gomez. Inabot nito ang kamay niya sa dalaga. At bahagya itong tinapik sa braso. "Huwag kang mag-alala, iha. Secured ang trabaho mo rito. I strongly recommended you to the new management. Sinabi ko sa kanila kung gaano kaka-competent sa iyong trabaho. At higit sa lahat, ay mapapagkatiwalaan ka." Malaki ang tiwala sa kanya na magkapatid na Nelson at Andrew. At lihim siyang napanguwi sa sinabi nito. "Naintindihan kita, Melissa. Nalulungkot din akong ibenta ang kumpanyang pinaghirapang ipundar ng kapatid ko. Pero aminin na natin, hindi ako talaga negosyante. Hindi ko kaya ang responsibilidad na kalakip nito." "Kumikita pa naman ho ngayon ang kumpanya," giit niya. "For now, pero hihintayin pa ba nating tuluyang malugi?" Wala ring alam tungkol sa negosyo ang asawa at anak ko. Kaya mas makakabuting may ibenta na namin ngayon habang may value pa ang kumpanya. Kasabay ng mahinang katok sa pinto, ay sumungaw ang ulo ni Jane, ang sekretarya nito. "Sir, naroroon na ho ang mga tao sa production area. Ipinatawag ko ang mga tauhan natin. Gusto kong sa akin na nila malaman ang lahat. Inuna ko lang na ipaalam sa iyo. Darating anumang araw mula ngayon, ang chief accountant ni Mr. Montenegro. Titingnan nilang libro." Ngayon na ang pagkakataon niya magtapat kay Mr. Gomez. "Sir, hindi niya alam kung saan siya magsisimula." Tumayo si Mr. Gomez. Lumapit sa kinaupuan niya. Bahagya siyang tinapik sa balikat. "Alam kong nabigla ka, Melissa. Nakaayos naman ang mga libro, di ba?" Napatango siya. "Kung gayon, walang problema. Halika na. Naghihintay na ang mga tao." At napilitang sumunod si Melissa. Humabol sa kanya si Jane. "Melissa, ano yun? Bakit nagpapatawag ng meeting si Sir?" Hangos ding dumating si Ruth, ang assistant ni Melissa at pinakamalapit na kaibigan sa opisina. "Melissa, ano bang ia-announce ni Sir? Bibigyan na raw ba tayo ng bonus? Kahit kakapasok pa lang number?" Biro nito. Ngunit hindi man lang magawang umiti ni Melissa. "Hoy, ano ba? Para ka namang namatayan dyan. Kinakabahan tuloy ako ah." Patuloy ni Ruth. "Hintayin na lang ninyo kung ano ang i-anunsyo ni Sir," sabi niya. "Naroroon na ang lahat sa production area." Pumagit na si Mr. Gomez. "Hindi ko alam kung paano niyo tatanggapin ito. Kung good news ba or bad news?" Nagtangkang magbiro ito. "Gusto naming isiping good news, Sir," sagot naman ni Aldrin, ang kanilang marketing supervisor. "Well, nais kong malaman ninyong lahat na ibinenta na sa Montenegro Corporation ang Gomez Engineering." Biglang nagkagulo ang mga empleyado. Kanya-kanyang sigaw ng tanong. "Bakit ho may nangyari na palang bentahan? Hindi man lang kami kinonsulta," sigaw ng isang empleyado. "Anong mangyayari sa amin?" sigaw naman ng iba. Hindi na magkamayo ang mga empleyado at mga manggagawa. Napilit ang pumagit na si Melissa. At mamagitan. "Sandali, sandali. Hindi tayo magkakarinigan kung sabay-sabay tayo magsasalita." Saglit na pumaya pa ang paligid. Namantala iyon ni Melissa at nilakasan ang boses. "Bakit hindi muna natin hintayin na matapos ni Mr. Gomez ang sasabihin?" Nagpasalamat si Mr. Gomez kay Melissa. Muling hinarap ang mga tauhan. "Magpapalit lang ng management. Ngunit mananatili pa rin kayo sa kanya-kanya mga pwesto. Kasama sa kasunduan namin ng Montenegro Corporation na walang sino man sa inyo ang tatanggalin sa loob ng isang taon," paniniyak nito. "Ano ang mangyayari pagkatapos ng isang taon?" tanong ni Malin na nasa sales. "They have the right to retain or to let you go. Kung competent kayo sa inyong trabaho,
wala kayong dapat ipag-alala. Muling assurance ni Mr. Gomez. Huwag kayong mag-alala. Malaki at higit na matatag ang Montenegro Corporation. Sila ang pinakamalaking distributor ng mga farm equipments na nagmumula sa Japan at China. Hindi na hinintay ni Melissa na matapos ang pulong. Agad na nagbalik sa kanyang maliit na opisina. Maliit lang yon, masikip. Pero ayos na yon sa kanya. At least may privacy siya. Hindi kasi siya nakakapag-concentrate sa ginagawa kung maya't maya may mga taong dumadaan sa kanyang harapan. Kinuha niya ang libro sa filing cabinet. Isa-isang nirebisa ang mga entry ledgers. God, kahit na sinong accountant, tiyak na makikita ito. Napasandal siya sa kanyang swivel chair at mariing napapikit. Binigla siya ni Mr. Gomez, hindi man lang siya sinabihan. Ngunit kahit inabisuhan siya ng isa o dalawang buwan, tiyak na hindi rin niya kayang pagtakpan ang ginawa niya. Kailangan na niyang ipaalam iyon sa employer. Kailangan makausap na muna niya si Mr. Gomez bago dumating ang chief accountant ni Mr. Montenegro. Kundi, mabibisto ako sa ginawa ko. Nasapo niya ang ulo. God, ano ba ang parusa sa isang embezzler? Criminal case ba iyon? Ayaw na muna niyang isipin. Nang puntahan niya si Mr. Gomez, hindi siya makasingit sa dami ng taong gustong kumausap dito. Hanggang sa sumapit ng alas 5, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makausap ito ng sarilinan. Ayaw naman niyang kausapin ito nang may ibang makakarinig. Bukas ng umaga ko na lang kaya siya kausapin, binitbit na niya ang bag at nagmamadaling lumabas. Hindi siya maaaring magpagabi ng uwi. Walang kasama ang ina niya sa bahay. Maagang umalis ng bahay si Elsa. Alas 4 pa lang ng hapon kalimitan umaalis na ito. Night student si Elsa, tulad din niya noon. Pilit niyang pinasigla ang sarili nang malapit na siya sa kanilang bahay. Isa sa mga pabahay ng gobyerno para sa mga mahihirap sa Valenzuela. 40 square meters na lote yon. Hindi pa ito gaanong kaayos. Basta lang may bubong at hindi pa pinis ang loob at labas nito nang nilipatan namin ito. Nang makagraduate siya at makapagtrabaho, unti-unti nilang napaayos ang kanilang bahay. Kahit paano'y nagmukhang bahay at hindi mukhang kahon ng posporo. Nasa kalsada pa lang siya, dinig na niya ang malakas na sound ng television. Tiyak siya na nasa salas ang ina at nanonood ng paboritong soap opera sa TV. Kumatok siya. Si Elsa ang nagbukas. Si Elsa ay anak ng kanilang kapitbahay. Pinapakausapan ko lamang ito na magbantay sa aking ina sa araw habang nasa trabaho ako. Nag-aaral siya at pang night class ang schedule niya. Oh, bakit narito ka? Wala kang pasok? Takang tanong ni Melissa kay Elsa. Meron, pero hindi na muna ako pumasok, ani ni Elsa. Agad na hinanap ng paningin ang ina sa wheelchair nito. Ngunit wala roon si Aling Bilen. Agad na gumuhit ang pag-alala sa mukha. Si inay, nasa kwarto ate. Narinig niya na dinadalahik ng ubo ang kanyang ina. Napabilis ang pasok niya sa kwarto. Nilapitan niya ito at hinagod sa likod. Bakit ho ba inay? Ano ang ginawa ninyo at inubo na naman kayo? Wala anak. Hapong-hapon na sumandal si Aling Bilen sa headboard ng kama nito. Naiinip ako. Nagpunas-punas lang ako sa mga pasimano kanina habang naglalabas si Elsa. Wag na ho kasi kayong masyado magkikilos. Pinunasan niya ang pawis sa noon ng ina. Naiinip naman ako anak nang walang ginagawa. Reklamo ng may sakit. Kaunting tiis na lang inay, kumusta ho ang pakiramdam ninyo? Na-stroke si Aling Bilen. May 2 taon na ang nakararaan na paralisa ang kalahati niyang katawan. Ngunit kahit paano, hinihila na lang ang paa at nakakalakad pa naman ito. At simula ng ma-stroke ito, lumabas ang maraming sakit ni Aling Bilen. Diabetic ito at may komplikasyon sa puso. Naging labas-masok ito sa hospital
hanggang sa unti-unting humina ang katawan. Huwag kang mag-alala, anak. Parang nahahapo lang ako, kaya ako nakahiga. Pinabuksan ko nga ng malakas ang TV kay Elsa para marinig ko. Hindi naman nila maipasok sa silid ang malaking black and white na television dahil wala ng paglalagyan. Hayaan niyo po, inay. Kapag nagkapera po ako, ibibili ko kayo ng colored TV. Yung pwede rito sa kwarto. Uminom na po ba kayo ng gamot ninyo? Oo, pinainom na ako ni Elsa. Pinakain na rin niya ako. Kumain ka na rin at na makapagpahinga ka. Yun pong therapist, dumating ba kanina? Matagal bago nagawang sumagot ni Aling Belen. Pinahinto ko na siya, anak. Tuwing ikalawang araw ay pinamamasahin ni Melissa ang ina sa physical therapist. Ho? Bakit ho? Kailangan ninyo iyon para gumanda ang sirkulasyon ng dugo ninyo. Mawawala ang mga nakabara sa inyong mga ugat. Ilang buwan na akong minamasahe. Wala naman akong nararamdamang pagbabago. Dagdag gastos lang iyon, katwira ni Aling Belen. Anak, alam kong nahihirapan ka na. Wala po iyon, inay. Gusto kong gumaling kayo. Gusto ko rin yun, anak. Gusto ko na makita ko pa ang magiging apo ko sa iyo. Gusto ko sana lumagay ka na sa tahimik. Kapag alam kong nasa maayos ka na, maligaya na akong mamamatay. Inay, huwag nga iyang kamatay ng iniisip nyo, agad na saway ni Melissa. Ayos lang po na mahirapan ako. Lahat ay gagawin ko, mabuhay lang po kayo. Tayo na lang po magkasama sa buhay. Lumungkot ang anyo ni Aling Belen. Nakukonsensya ako, anak, nang dahil sa akin, ni hindi ka na nakakapamuhay ng normal na tulad ng isang karaniwang dalaga. Ni hindi ka lumalabas para makipag-date. Paano mo matatagpuan ang iyong mapapangasawa niyan kung bahay trabaho ka lang, anak? Inay, ang pag-ibig po ay hindi hinahanap. Kahit saan po pwedeng matagpuan yun. Kayo talaga, nay. Pati yun naman ay naisip niyo pa. Hayaan niyo po at kayo'y bibigyan ko agad ng apo. Sakaling matagpuan ko na ang magpapatibok nito, sabay hawak sa tapat ng dibdib. Napatawa naman ang kanyang ina sa tinuran nito. Yan, tumawa na din po kayo. Ayoko pong nalulungkot kayo. Laban lang po, inay, ha? At magsasama pa po tayo ng matagal. 28 ka na. Hindi na bata iyon. Ako, 19 lang na ipinanganak kita. Wala pang 50 si Aling Belen, ngunit dahil sa matagal na pagkakaratay, ay parang ang tanda-tanda na nito. Dapat sa edad mong iyan, may kinder ka na. Hayaan niyo po, inay. Bukas na bukas, maghahanap po ako ng bilyonaryong papatol sa akin. Biro niya sa kanyang ina. Hindi pera ang batayan para lumigaya ka, anak. Kahit mahirap lang, kung mahal mo at mahal ka niya, sapat na iyon. Uy, ang inay, romantika pa rin. Tukso niya si ina upang pagaanin ang sitwasyon. Pagkuway, tumayo na siya. Inayos ang kumot ng ina, saka hinalikan ito sa noo bago lumabas. Hinarap niya si Elsa na nasa kusina. Anong nangyari? Bakit hindi ka pumasok? Inubo si Aling Belen ang husto kanina. Natatakot naman akong iwanan siya na mag-isa, kaya hindi na ako pumasok, sabi ni Elsa. Salamat, Elsa, ha. Patituli ikaw nagsasakripisyo. Wala iyon, ate. Katatapos lang naman ang midterm exams namin. Kaya wala naman akong gaanong mamimiss kung isang araw lang naman ako absent. Nag-aalala din po ako sa ubo ni Nani Belen. Ate Melissa, nakasama yata yung panliligo niya kanina. Maghapon pa siyang inuubo? Nasa mukha ni Melissa ang labis na pag-alala. Isang tingin lang niya sa mukha ni Elsa, alam na niya ang kasagutan. Kakaunti ang itinulog ni Melissa sa buong magdamag. Bukod sa pag-iisip niya sa kanyang ina na may sakit, iiniisip din niya kung paano lulutasin ang problema sa opisina. Mahal na mahal niya ang ina niya. Nakagasna na niyang siya lang dalawang mag-ina. Ayon sa inay niya,
baby pa lang siya ay namatay na sa sakuna ng kanyang ama. Niwala rin siyang alam na kamag-anak. Taga Bisaya si Aling Bilen at napadpad sa Luzon ng mamasukang katulong sa Maynila nung kabataan nito. Buhat nung umalis sa kanila ay hindi na ito bumalik. Lumaki si Melissa sa squatters area. Nagsikap silang mag-ina na makaalis doon. Pinilit ni Aling Bilen na mapagtapos siya sa kolehiyo sa pamamagitan ng pagtitinda ng gulay sa talipapa. Wala akong ibang maipamamana sa iyo anak, kundi ang pagsikapang makapagtapos ka sa kolehiyo at na magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Ang kinuha niyang kurso ay BSBA Major in Accounting. Pumasok na student assistant para matulungan ang ina kahit papaano. Nakatapos siya ng above average ang marka. Napasok siya as accounting clerk sa Gomez Engineering sa Valenzuela. At nang mag-resign ang kanilang accountant, ay siya na ang pumalit dito. Pinalad siya na makakuha ng housing loan sa pamamagitan ng pabahay ng gobyerno. 25 years to pay iyon. Kapag nabayaran na nila iyon, sa loob ng nasabing panahon, saka pa lang mapupunta sa kanila ang titulo ng lupa. Sa pagpapaayos ng bahay, napunta ang kinita ni Melissa sa loob ng 5 taon. Nanghiram siya ng malaking halaga kay Nelson Gomez. Unti-unti ang pagkaltas niyon sa kanyang sweldo hanggang sa ganap na mabayaran ang nasabing loan. Si Nelson Gomez mismo ang nagturo kay Melissa kung paano niya itatago ang account sa pag-entry sa ledger at kung paano rin niya ililiquidate ang account na iyon. At nang mamatay si Nelson Gomez dahil sa heart attack, nakita ni Melissa kung paano nahirapan ang kapatid nitong pamahalaan ng negosyo. Tulad ng sabi nito, inventor ito at hindi negosyante. Noon naman na na-stroke si Aling Bilen, nagkagipit-gipit siya sa pera. Noong una, nagsabi siya kay Mr. Gomez, ikaw na ang bahalang kumuha sa kaha, sabi nito na may tiwala. Malaki ang nagastos ng ina sa ospital. Hindi na nga niya nabayaran ang hulog sa kanilang lupa't bahay. Mahigit 1,000 iyon buwan-buwan. Hindi naman niya pwedeng iwanan ang ina na mag-isa sa bahay sa buong maghapon. Napilitan siyang kumuha ng mga kasama nito at ito ay si Elsa. Dahil nag-aaral ito sa gabi, pagpatak ng 5:00, nagmamadali na siya pag-uwi. Hanggang maiiwasan niya mag-overtime, hindi siya nag-overtime. Kapag may trabaho siyang kailangan tapusin, ay iniuuwi na lang niya ito sa bahay. Mula na magkasakit ang ina, mabibilang sa daliri ang paglabas niya. Kailangan niyang kumayod ng husto nang matustusan ang gamot ng ina. May mga hawak siyang libro ng mga tindahan sa Valenzuela. Ginagawa niya iyon tuwing weekend. Zero ang love life niya. Ngunit iyon ang pinakahuling poproblemahin niya. Sinong lalaki ang kukuha ng bato na ipupukpok sa ulo nito? Ang pinakamalaking problema niya ngayon ay kung paano mababayaran ang salaping nakuha niya sa kaha at patuloy na matutustusan ang gastos ng ina sa gamot. Ang tanging kayamanan nila ay ang lupa at bahay nilang iyon. Sino ang bibili ng bahay at lupa? Na 1 taon nang hindi nababayaran ang buwan ng hulog. Rights lang ang hawak nila. Niwala siyang alahas na pwedeng isanla o ibenta. Kahit ibenta niya ang sarili, sino magbabayad ng 200,000 piso para makuha siya? Kinabukasan, nang lalalim ang paligid ng kanyang mga mata nang bumangon siya. Dadalhin ko ho kayo sa doktor bago ako pumasok sa opisina, sabi niya sa ina. Agad na tumutol si Aling Bilen. Gastos na naman iyan, simpleng ubo lang to anak. Inay, baka lalo tayong mamroblema kapag lumala iyan. Mabuti na pong magpagamot na agad. Walang nagawa si Aling Bilen. Ang kagustuhan din ni Melissa ang nasunod. Matapos suriin si Aling Bilen ay kinuusap ng doktor si Melissa. Ihanda mo na ang loob mo, Melissa. Heto na ang mga sinyalas na sinasabi ko sa iyo noon. Ang patuloy na pagbagsak ng katawan ni Aling Bilen. Nag-init ang talukap ng mga mata niya. Wala na ba talaga magagawa, Dok? Gumaralgal ang kanyang tinig. Ibigay mo na lang sa kanya ang pinakamabuting may ibigay mo. Gaano katagal, Doktor? Halos ayaw maglandas niyon sa lalamunan niya.
6 months at the most. Masyadong maraming tubig sa kanyang baga, kailangan i-confine siya. Hindi na niya napigilan ang luhang mabilis na naguunahan sa magkabilang pisngi. Hinayaan muna siya ni Dr. Marquez. Pagkatapos ay inabutan siya ng tissue. Tinungo niya ang banyo ng klinik at naghilamos. Inayos ang sarili bago lumabas. Nagmamadali si Melissa kinabukasan. Mag-aalas 10 na ng umaga nang makapasok ito dahil ipinasok pa niya sa hospital ang ina niya bago pumasok sa trabaho. Mag-half day na sana siya, ngunit gusto niya makausap si Mr. Gomez bago dumating ang audit team. Mabilis ang mga hakbang niya mula sa gate patungo sa kanilang building. Sa parking lot ay isang kotse ang pumarada. Dalawang lalaki ang lumabas mula roon. At naglakad na rin patungo sa building kung saan naroon ang opisina ng Gomez Engineering. Ilang hakbang lang na nauna si Laura. Hindi niya napansin ang dalawang lalaki sa likuran niya. Agad na napatutok ang mga mata ni Rafael, ang isa sa dalawang lalaki sa likuran ng babaeng sinusundan. Napapito ito nung mahina. Oh pare. Sinikos si Ismael. Ang ganda ng mga binti at ang sexy. Napangiti si Ismael, sabay iling. Ikaw talaga, ang bilis ng mga mata mo pagdating sa babae. Tumaas ang isang kilay ni Rafael. Natawa ng mahina. Don't tell me, nagkaasawa ka lang, nabulag ka na. Sambit ni Rafael. Natawa lang si Ismael sa kantsaw ng kaibigan. Hindi ko pa nakikita ang babaeng pwede kong ipalit sa asawa kong si Lynn. 10 years of marriage and still in love with your wife? Sagot ni Rafael. O malaki lang talaga ang takot mo sa kanya. Hindi napigilan ni Ismael ang sarili at napahalakhak ito. Nagulat si Melissa at napalingon siya. Hindi niya napansin ang maliit na bato sa dinadaanan at natapakan niyon. Dumulas ang paa at nawalan siya ng panimbang. Ay! Sigaw niya. Mabilis na nasa loob ni Rafael si Melissa, kaya hindi ito natumba ng tuluyan. Nag-angat na mukha si Melissa para pasalamatan ito. The moment na nagkasalubong ang kanilang mga mata, the world stood still. Nalulun niya ang sasabihin niya. At parang may kuryente na dumaloy sa katawan ko. Ang gwapo kasi na nasa sa harapan ko ngayon. Mukha siyang nasa edad 30 na, matangos ang ilong at may makinis na balat. Mapungay ang mga mata niya at maganda ang hugis ng kanyang mukha. Para akong may kaharap na Korean idol. Nahigit ni Rafael ang hininga nang makita ang maamong mukha nito. May kahawig itong artista. Siya si Pressman. Tumikhim si Ismael. Parang biglang nagising ang dalawa at awkward silang naglayo. Thank you. Nauutal na sabi ni Melissa. Are you okay? Hindi ka ba napilay? Anang barito nung tinig ng lalaki. Bago pa nakapagsalita si Melissa, lumuhod na ito at hinuwakan ang paa niyang nakatapak sa bato. Automatikong napahawak siya sa balikat nito para manimbang. Inalis ng lalaki ang sapatos niya at hinuwakan ang kanyang paa. Napasinghap si Melissa, hindi dahil sa masakit ang paa niya, kundi parang may gumapang na naman na kuryente mula sa kanyang paa, paakyat sa buong katawan. Does it hurt, miss? Bahagyang hinimas ni Rafael ang paa niya at ginalaw-galaw. No thanks, tila napapasong, agad na inilayo ni Melissa ang paa. Hinagilap ang sapatos, isinuot at walang lingon likod na pumasok sa building. Walang pagmamadaling tumayo si Rafael habang sinusundan ng tingin ang babaeng daigpang hinahabol na maligno sa pagpasok sa entrada ng building. Maang si Ismael sa nasaksihan. Wow! Mahinang sambit nito. She's really something, isn't she? Nakangiti namang sabi ni Rafael. Pero natakot yata sa iyo pare, kantsaw ni Ismael. Saan siya matatakot? Tinulungan ko lang naman siya. Painosenteng sabi ni Rafael. Natawa si Ismael. Tinulungan? Akala yata reripin mo na. At napahalakhak si Rafael. Hindi mo ba napansin pare? Napakaamo na mukha niya, diba?
O nga pare, erereto ko siya sa kapatid ko, sambit ni Ismael. Hindi pwede pare. She's mine, babala ni Rafael. Tara na nga sa loob. Trabaho muna pare, sagot ni Rafael. I'm sure dyan siya nagtatrabaho. She was wearing an office uniform, hindi mo ba napansin? So trabaho pa rin ang first priority, manawanawang sabi ni Ismael. Of course, halika na at nang masulit ang malaking ibinayad ko sa iyo, pangaalas ka ni Rafael sa kaibigan. Nagkatawanan ang dalawang lalaki at nagtuloy na sa pupuntahan. Daig pa ni Melissa ang hinahabol ng aso. Mabilis na mabilis ang tibok ng dibdib. Natutokso siyang lumingon. Tinungo ang bandi clock at ipinasok ang time card. Biglay para siyang lalagnatin. Nais niyang isipin na iyon ay dahil sa kinaharap na problema. Ngunit alam niya, hindi iyon ang dahilan. Agad na isinantabi iyon sa isip. Mas importanteng makausap niya si Mr. Gomez sa lalong madaling panahon. Malalim ang kanyang iniisip. Bahagyan na lamang niyang napansin ang mga kasamahan sa trabaho. Melissa, kanina ka pa hinihintay ni Mr. Gomez, salubong sa kanya ni Ruth. Bakit daw? Saglit siyang huminto sa tapat ng mesa nito na nasa may paglabas ng office niya. Darating daw ngayon ang accountant ng Montenegro Corporation. Napapitlag si Melissa at namutla. Melissa, may problema ba? Nasa tinig ni Ruth ang pag-aalala. Hinamig niya ang sarili. Wala. Mabilis na kailan niya. Pumasok na siya sa kanyang opisina at nang lambot ang mga tuhod na napaupo sa swivel chair. Nang biglang sumagi sa isip niya ang lalaki na umalalay sa kanya kanina, nang muntik na siyang mapatumba. Saglit lang niyang nakita ang mukha ng lalaki, ngunit parang umukit na kaagad sa balintataw niya iyon. Ang mga mata nito, iyon ang agad na nakaakit sa kanya. The eyes are the mirror of the soul. Iyon ang unang-unang tinitingnan ni Melissa sa isang tao, ang mga mata. Iyon ang weakness niya. Agad siyang humanga sa mga taong may mga magagandang mata. At taglay ng lalaking iyon, ang pinakamagandang matang nakita niya sa buong buhay niya. At kung tumingin, matiim at tumatagwa sa puso. Nang rumehistro sa isip niya ang suot ng lalaki, naka-business suit ito. May kabang bumundol sa dibdib nito. Hindi kaya ito ang representative ng Montenegro Corporation? Nasalo niya ng palad ang pisngi. God, ano na lang ang magiging impression niya sa akin? Late akong pumasok. Baka iniisip ng lalaking iyon na lagi na lang akong late at kinukonsider na ako sa mga sisibakin. Huwag naman sana. Nang maaalalang may mas malaking problema siyang kinahaharap, kapag natuklasan iyon, mabuti kung aalisin lang siya sa trabaho. Paano kung ihahabla pa siya? Pinuntahan niya si Mr. Gomez sa opisina nito. Nasa fabrication si na sir, sabi ni Jane. Dumating na si na Mr. Montenegro. Alam mo ba, bata pa pala si Mr. Montenegro at super ang dating ha? Sana ako na lang din ang kunin niyang sekretary. Payag ako kahit sa kandungan niya pa ako maupo. Ang kinikilig niya sabi ni Jane. Napangiti si Melissa. Muli ang biglang pagbundol ng kaba sa dibdib ng maalala ang dalawang lalaki kanina. Malakas ang kutob niya. Isa roon ay si Mr. Montenegro at ang isa ay chief accountant. Bigo na naman si Melissa na makausap si Mr. Gomez. Nagbalik na lang siya sa kanyang opisina at inilabas ang libro. Matagal iyon na tinitigan na para bang sa pamamagitan ng kanyang titig, mabubura ang naka-entrada roon. Nagipit siya ng matagal sa pagkakasakit ng ina. Iyong 20 mil na unang hiniram niya noon kay Mr. Gomez, hindi niya napalitan sa halip na dagdagan ng nadagdagan. Nang huling kwentahin niya, umabot na ito sa 200,000 piso. Kung ang mga Mr. Gomez pa rin sana ang may-ari ng kumpanya, alam niya pababayaran lang iyon sa kanya nang unti-unti kahit na abutin kung ilang taon pa.
pero iba na ang magmamay-ari ng kumpanya. Naiiyak na siya sa kawalan ng pag-asa, na malutas ang problema. Ngunit maagap na pinigilan ang sarili. Ayaw niyang umiyak. Dumukdok siya sa kanyang mesa. Hindi niya namalayang may pumasok na sa loob ng kanyang opisina. Naramdaman na lamang niya ang kamay na maagang dumantay sa kanyang balikat. Melissa, may problema ba? Nag-angat siya ng mukha. Ikaw pala, Aldrin. May kailangan ka? Mabigat na mabigat ang kanyang dibdib. Tapos heto pa, ang isang hindi niya gustong kausapin. This can wait, ani ni Aldrin at ipinatong ang daladalang papeles sa ibabaw ng mesa. Tumayo si Melissa. Ibinaba sa filing cabinet ang mga files. Nagiinit na naman ang mga mata niya. Huminga siya ng malalim para magluwag ang dibdib. Pagpihit niya, ay bumangga ang katawan niya sa katawan ni Aldrin. Nakatayo na pala sa may likod niya. Ano ba? Asik niya. Tinangka niyang umiwas dito, ngunit iniharang ni Aldrin ang kamay sa daraanan niya. Natrap siya sa pagitan ng filing cabinet at ng katawan ng lalaki. Hey, sweetheart. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Melissa sa lalaki. Aldrin, wala akong panahong makipagbiroan sa'yo. Paraanin mo ako. At tinabig niya ang kamay nito na nakaharang sa daraanan. Walang alis ang titig ni Aldrin sa kanyang mga mata. Namumula ang gilid ng mga iyon. Sumeryoso ito at hinawakan siya sa baba. Melissa, may problema ba? Iniiwas niya ang mga mata. Hindi na niya naiwasan ang yakapin siya ng maluwag ni Aldrin. Kailangan niya ng masasandala ng masandaling iyon. Hinayaan niyang yakapin siya ni Aldrin. Nang biglang bumukas ang pinto, sabay na napaigtad ang dalawa palayo sa isa't isa. Kapwa sila namula na makitang bumungad si Mr. Gomez. Lalong namula si Melissa na makitang may kasama ito, ang dalawang lalaki kanina. Matalim ang tinging ipinukos sa kanya na lalaking tumulong sa kanya at humawak sa paa niya. Casual na naglagay sila ng distansya sa pagitan nila ni Aldrin. Sandaling namayani ang katahimikan. Si Mr. Gomez ang unang nakabawi. Good, you're here, Aldrin. Bati nito sa binata at ipinakilala ang dalawang kasama sa dalawang empleyado. This is Mr. Rafael Montenegro, ang inyong bagong boss, at si Ismael Gaspar, ang kanyang chief accountant. Ipinakilala naman nito ang dalawa, si Ms. Melissa Quintos, ang aming accountant, at si Mr. Aldrin Ledesma, ang aming top salesman. Nagkamay ang apat, ngunit pagdating kay Rafael, at tubiling iniabot ni Melissa ang kamay. Ginagap iyon ng lalaki at bahagyang pinisil. Nang magkasalubong ang kanilang mga mata, may nakita siyang galit sa mga mata nito, ngunit saglit lang. Naging formal ang ekspresyon nito. How are you, Miss Quintos? Malamig na sabi ni Rafael. Fine, sir. Thank you. Nagulat pa siyang lumabas na kalmado ang tinig. I don't always allow my employees to mix business and pleasure at my company's expense. Mahinang sabi nito. Namula siya. Tumingin siya kina Mr. Gomez na wari hindi iyon narinig ng tatlo. Shall we go down to business? Sabi ni Ismael na lumingon. Tumango siya. Lumabas na ang tatlo at naiwan ang chief accountant. Ipinalabas nito kay Melissa ang mga journals. Anay ang tingin ni Melissa sa relo. Pasado alas 7 na, tila wala pa rin balak umangat ang lalaki sa ginagawa. Kanina pa niya gustong umalis. Dahil dadaan pa siya sa hospital. Kanina pa tiyak umalis si Elsa para pumasok sa school. Hindi naman siya makapagpaalam kay Ismael dahil alangan namang iwanan niya ang lalaki. Baka may kailanganin pa ito sa kanya. Nang bumukas ang pinto matapos ang warning knock, sumungaw si Mr. Montenegro. Hindi ka pa ba uuwi, Miss Quintos? Ismael? Napatingin si Ismael sa relo. Nako, nakalimutan ko na naman ang oras. May pangako pa naman ako kay Lee na magdi-dinner kami ngayon sa labas. Agad nitong inirigpit ang ginagawa. Bukas ka na lang ito itutuloy. Melissa, ang baling ni Rafael sa dalaga.
Sige sir, mauna na po kayo. Ililigpit ko pa po ang mga ito. Sinimula niyang samsamin ang mga journal sa mesa. Narinig na niya ang mga yabag palayo. Inisip niyang umalis na ang mga ito. Palit na gulat na lamang siya nang paglabas niya ng pinto ng building. Naroon pa rin si Mr. Montenegro. Lalagpasan na sana niya ito, ngunit naunahan siya. Akala ko hindi ka nalalabas. Ihahatid na kita. Sambit nito sa akin. Napatingin siya rito. Ibinukas naman ni Rafael ang pinto ng kotse sa may passenger seat. Maraming salamat po, pero malapit lang naman po ang sa amin. Isang sakay lang. Sagot ko dito. Gabi na. And besides, malayo-layo rin dito ang sakayan. Napilitang sumakay si Melissa. Sige po, hanggang sakayan lang. Ayoko pong ma-out of way kayo. No problem. Pinaupo na muna nito ang dalaga bago umikot sa may driver seat at umupo sa harap ng manibela. Ngunit hindi agad pinatakbo ang sasakyan. Call me Rafael, Melissa. Paniyaya ng binata. Po? Napailing ang dalaga. Boss ko po kayo. All my staff, call me by my first name. Sambit nito. I hate too much formalities. Kayo po ang bahala. Do I look that old? Umangat ng bahagyang isang kilay nito. Alam kong mas matanda ako sa iyo, but not that old. I'm only 33. Pagbubolontaryo nito ng impormasyon. Naiiling na lang na napangiti si Melissa. Alright, Rafael. Lalo siyang napangiti nang bigkasin ang pangalan ng lalaki. Nahigit naman ni Rafael ang hininga nung umiti ang babae. She was really beautiful when she smiled, and he liked the sounds of his name on her lips. Sinabi ni Melissa ang daan pauwi sa kanila. Saka na patingin sa palasingsingan ng lalaki. Wala itong alahas sa katawan maliban sa suot na Rolex watch. Ngunit hindi nangangahulugan na wala itong asawa. Posibleng may ka-live-in ito o girlfriend. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala niya. What's that for? Tanong ni Rafael. Bahagya siyang namula. Ibinaling sa labas ng bintana ang mukha. Wala po, may naisip lang ako. Sambit ni Melissa. Gaano ka nakatagal na nagtatrabaho sa Gomez Engineering? 8 years na po. Fresh graduate ako na makapasok ako sa kumpanya. Ilang taon ka na? 28 po. 20 ako na matapos ng college. Dugtong niya. Tumingin siya rito. Tamang napatingin naman sa kanya ang lalaki. Saglit na nagtama ang kanilang mga paningin. Pagkuhan, muling ibinalik ng lalaki ang paningin sa kalsada. Hindi mapigilan ni Melissa ang pag-akyat ng init mula sa liig patungo sa mukha niya. Mag-dinner na muna tayo bago kita ihatid. Panyaya ni Rafael. I'm sorry. Kailangan ko nang makauwi. Gabi na. Napatingin si Rafael sa relo. Maaga pa akong tutuusin. Ngunit hindi na rin ito nagpilit. Humalokip-kip si Melissa. Hindi na siya aabot sa oras ng dalaw sa ospital. Hanggang 9 o'clock lang ng gabi ang dalaw. Bawal naman ang bantay sa charity ward. Bukas, tiyak mahuhuli na naman ako sa pagpasok sa opisina kapag dumaan pa siya sa ospital. Talaga bang ganyan kayo mga accountants? Tanong ni Rafael. Pardon? Hindi narinig ni Melissa ang sinabi ng lalaki. Napailing si Rafael. Ako ang kasama mo. Tila ang layo-layo ng mga iniisip mo. I'm sorry, medyo pagod lang ako. Ano nga ba yung tinatanong mo? Inulit ni Rafael ang sinabi niya. Tingnan mo ikaw at si Ismael. Lagi kayong mga seryoso. Iyon ba ay dahil sa katitingin niyo sa numero? Natawa siya ng mahina. Ganoon ba? Well, maybe we just take our job seriously. Hindi masamang maging seryoso sa trabaho, but you should take something out. Play a little. Tumingin siya rito. Hindi ganyan ang sinabi mo kanina. Mahinang paalala niya. Natawa si Rafael.
Am I contradicting myself? Napangiti na lang si Melissa. Iniba niyang usapan at idinako kay Ismael. Lihim niyang pinag-aralan ang lalaki. Sinimula niya sa kamay nito na nakahawak sa manibela. His hands were working hands. Medyo makapal at may kalyo ang palad na nasalat niya nang magkamay sila. Iyon ang gusto niya sa lalaki. Pakiwari niya sa mga lalaking malalambot ng palad ay may pagka-effeminate. Kapag makapal ang palad, nangangahulugan lang na hindi ito natatakot na magtrabaho ng mabigat. Inalis ng lalaki ang coat kanina. Inilagay sa likod ng upuan ng kotse. Inililis ang long sleeve polo hanggang siko. Inalis din ang necktie at ibinukas ang dalawang botones na polo. Mula sa nakalitaw na braso at sa nakalitaw na bahagi ng dibdib, kitang balbon ito. Ngunit ang buhok nito sa dibdib at braso ay hindi mukhang magaspang, kundi pino at mukhang malambot. Parang balahibong pusa. Parang nabibighani ang kanyang mga mata. At tumaas iyon sa may lalamunan ng lalaki. Prominente ang Adam's apple nito. His throat was dark and strong. Makinis ang mukha, parang laging bagong ahit. I like his square chin na nagpapadagdag ng angking tila matigas na karakter. Ang manipis na bigote nito ay maganda ang pagkakaayos. At ang ilong nito ay perpekto ang pagkakatangos. Lihim na nahigit ni Melissa ang hininga ng mapadako ang paningin sa mga mata nito. Iyon ang unang tumawag sa kanya ng pansin kanina. Napatingin siya sa buhok nito, makapal, may itim at may pagkakulot. Pumasa ba ako sa iyong tingin? Nakangiting tanong ng lalaki na saglit na tumingin sa kanya. Pakiwari ni Melissa ay namula siya mula sa dulo ng kuko ng mga daliri sa paa hanggang sa dulo ng kanyang buhok. I'm sorry, sambit ko sa kanya. It's alright, honey. Bahagyang tinapik nito ang braso ko. Tila napapasong napaigtad si Melissa. Relax, Melissa. I want it you alive. Pilit na ikinubli ni Rafael ang pagkairita sa tinig. Nakahinga si Melissa nang makitang malapit na sila sa kanto papasok sa kanila. Pakipara na lang po dyan sa kanto, aniya. Saan ang inyo? Tanong nito. Doon pa po sa may looban at hindi pwedeng ipasok ang kotse. Walang pwedeng pagmaniobrahan. Inihinto nito ang kotse sa tabi. Anyong bababa ang lalaki? Ngunit mabilis niya itong sinaway. Huwag mo na po akong ihatid. Baka pagbalik mo, napagnakawan ka na. Hindi na niya hinintay ni pagbukas siya ng pinto. Agad na siyang bumaba. Hinintay na muna niyang umalis ang lalaki bago siya umuwi sa kanila. Nagluto na siya ng hapunan at hinintay niyang dumating si Elsa mula sa eskwelahan. Nang dumating ang dalaga, kasama agad silang dumulog sa lamesa. Hindi na ako nakapunta sa hospital kanina. Nag-overtime kasi kami. Mabuti na lang napakausapan ko ang mami mo na siya na muna magbantay kay inay. Kumusta ang pakiramdam ni inay ngayong maghapon? Tanong ni Melissa. Mas daw ate ng hapon siya alisan ng tubig sa baga, sagot ni Elsa. Na-x-ray na din siya ate kanina. May mga ipinabibiling gamot, wala namang makuha sa DSWD. May pera pa naman akong kaunti dyan. Hindi na lang muna ako papasok bukas, pasya niya. Kinabukasan, tinawagan niya si Ruth. Hindi ako papasok, nasa hospital si inay. Ikaw na muna ang bahala kay Mr. Gaspar. Kung may kailangan siya, kabisado mo naman ang filing system. Okay, ako na ang bahala. Malimit yata ang ma-hospital ngayon si Aling Belen. Tanong ni Ruth. Oo nga eh, nagkatubig daw ang baga. Kailangan alisin. Sige Ruth, thanks. Hindi na ako magtatagal. At napahawak ako sa aking noo. Sigurado ako matutuklasan ni Mr. Gaspar na nakadispalko ako ng pera sa kumpanya. Ang tanging hiling ko lang ay bigyan man lang niya ako ng palugit. Kahit 6 na buwan man lang, kasabilangguan ako pulutin ito. Paano si inay? Kailangan kong gumawa ng paraan habang nangingilid ang luha niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay may babaeng gumugulo sa isip ni Rafael.
Bakit nasasabik akong makita si Melissa? Hindi ko alam kung anong meron sa kanya na parang nahihipnotismo ako. Natawa siya sa sarili niya. Huli niyang naramdaman ang ganoong pakiramdam nung teenager pa siya. Bago siya natulog, ay mukha ni Melissa ang nasa isip niya. Ang babae din ang kapiling sa kanyang panaginip. At nang magising siya, kinabukasan ay siya pa rin itong nasa isip. Napailing na lang si Rafael. Nasisira na yata ako ng ulo, aniya sa sarili. Naligo na ito at pumasok na sa kanyang opisina sa Montenegro Corporation na daladala ang damdamin niyon sa dalaga. Kung hindi lang marami siyang nakaschedule sa araw na iyon, ay tiyak na sa Gomez Engineering na siya para lamang makita ang dalaga. Lumalim ang kunot sa noo ni Ismael at napatitig sa entrada ng ledger. Natigilan ito at ipinagpatuloy ang pagrebisa ng mga libro ng kumpanya sa nakaraang taon. Habang patuloy sa pag-audit si Ismael, lalong lumalim ang kunot nito sa noo. Nagpatuloy ang entradang ganoon sa mga libro ng nakaraang 2 taon. Maaga namang nagtungo si Melissa sa hospital. Inabutan niyang kumakain ng ina. Bahagya lang itong nabawasan ng pagkain na ibinigay dito. Sumubo pa po kayo ng kaunti, inay. Kinuha niya ang plato at sinubuan ng ina. Pinagbigyan naman siya ni Aling Belen. Ngunit nakadalawang subo lang ito at umayaw na din talaga. Paano po kayo gagaling niyan? Ano po bang gusto niyong kainin? Huwag na anak, maganda na naman ang pakiramdam ko ngayon. Bakit hindi ka pumasok? Kaya ko naman mag-isa rito. Sabi po ni Elsa, nakaschedule daw po kayong alisan ng tubig sa baga ngayon. At malungkot na napatitig si Aling Belen sa anak. Anak, alam kong nahihirapan ka na. Sana kung mamamatay ako, ay mangyari na sana sa lalong madaling panahon. Inay, utang na loob. Huwag niyo pong sabihin iyan. Ang isipin ninyo ay magpagaling kayo agad. Sabi po ng doktor, pagkatapos maalisan kayo ng tubig sa baga, ay lalakas ulit kayo. Makakalabas po ulit kayo dito. Sana nga anak, naluluhang sabi ni Aling Belen. Gusto kong gumaling anak, huwag na para sa akin kundi para sa iyo. Nalilimutan mo ng responsibilidad mo sa sarili mo nang dahil sa akin. Alam mo anak, mapapanatag lang ang loob ko na iwanan ka kapag alam kong nasa mabuti kang kalagayan. Hayaan na naman po kayo, hayaan po ninyo inay, makikita pa ninyo ang inyong magiging apo. At nang dumating na si Elsa, nagpaalam na siya. Papasok muna siya sa opisina para lang mag-file ng leave at kausapin tuloy si Mr. Gomez. Kailangan may paliwanag niya iyon sa matanda bago matapos ni Mr. Gaspar ang auditing. Alam niyang maiintindihan siya na matanda tulad ni Nelson Gomez noon. Ang panalangin na lang niya ay sana ay hayaan na lang siya ni Mr. Montenegro na pagtrabahuhan niya ang perang nagalaw niya sa kaha. Ngunit iba ang kutob niya sa lalaki. Sa tingin niya ay iba si Rafael Montenegro. Dama niya na matindi ang atraksyon na humihila sa kanila ni Rafael. Dama ng dalaga na he would never allow his personal feelings mixed with business. Lalong nagpabigat sa kalooban niya ang isiping iyon. Noon lang siya nakadama ng ganoong katinding atraksyon sa isang lalaki. Iba ang nararamdaman ko kay Rafael Montenegro. Para siyang instant attraction. Parang may magneto itong humihila sa kanya palapit dito. Kumirot ang kanyang dibdib. Masisira siya sa mata ni Rafael. Iyon ang labis niyang ikinalulungkot. Hindi pa man ay bigo na siya. Ngunit wala siyang panahon para pag-isipan iyon. Kailangan niyang harapin ang buhay. Ang buhay nilang mag-ina. Sa maikling sandaling nagkausap at nagkasama sila ng binata, may insight na siya sa karakter nito. Mukhang he flirted a lot with women. Pero pagdating sa trabaho, seryoso ito. Tiyak niya once na natuklasan nito ang ginawa niya, mawawala na ng trust sa kanyang lalaki. Siguro, mas makakabuting ngayon palang maghanap-hanap na ako ng mapapasukan. Agad siyang tumuloy sa opisina ni Mr. Gomez. Pero wala ito sa opisina.
Ang sabi ni Jane, lumabas ito at baka bukas na bumalik. Nanlumo si Melissa. Para bang pinagkaisahan siya ng pagkakataon. Nagtungo siya sa opisina at naroon si Mr. Gaspar. Sa pagsasalubong ng kanilang tingin, alam na ni Melissa na alam na ng accountant. Wala namang binanggit ang lalaki sa kanya, ngunit matabang ang pagbati nito. Nagigilty siya. Agad na lumabas siya sa silid at nagpaalam. Tumawag si Rafael kay Ismael. How's your progress with the book? I'm almost finished. In a day or two, matatapos ng report ko. Good. How is it? At matagal bago nagawang sumagot ni Ismael. Let me finish first. Then I'll show you my findings before making an official report. Bakit may kutob akong may hindi magandang nangyayari? I'll discuss it with you as soon as I'm finished here. Alam ni Rafael na hindi niya mapipilit na kunan ng impormasyon si Ismael hanggang hindi nito tiyak ang sasabihin. Ngunit malakas ang kutob niyang may kinalaman si Melissa. Ito ang humahawak ng libro ng kumpanya. Sa halip na pag-aksiyan iyon ang panahon, hinarap muna ni Rafael ang bagong problema sa kumpanya. Nag-file siya ng restraining order sa korte para huwag matuloy ang benta ng share of stocks. Nanggugulo na naman ang stepbrother kong si Raymond. Hindi pa siya nasiyahan nung inagaw niya sa akin ang girlfriend kong si Althea. Pati kumpanya ko ay gusto rin niyang kuhanin. Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Bagamat mahal pa din ito si Althea, mas pinili na lang niya itong iwasan. Hindi ko matanggap na magagawa niya akong ipagpalit sa stepbrother ko. Yung 5 years na pinagsamahan namin, itinapon niya lang ng ganun kadali. Hanggang ngayon, ang sakit-sakit pa din. Lalo na pag nakikita ko sila magsama at masaya. Isa-isa ni Ismael ang mga entrada sa libro. Ayaw nitong magkamali. Ngunit consistent ang mga entries na iyon. Matagal na napatingin ito sa kawalan. At saka tinawagan si Rafael. I'm done. Mamayang gabi, sa bahay ka na mag-dinner at pag-uusapan natin ito. Agad na sumang-ayon ang binata. Maagang dumating si Rafael sa bahay ni Nalina at Ismael. At wala pa doon si Ismael. Tinawagan ko na siya parating na, sabi ni Lynn. Are you alright? Gumuhit ang pag-alala nito sa mukha. Haggard ang itsura ni Rafael. Yeah, problema lang sa trabaho. But it's okay now, naayos na. Tinungo niya ang bar at nagsali ng alak sa baso. At sumunod si Lynn. What is it? The usual, si Raymond pa din. Tinangka niyang bumili ng stock sa company ko. That bastard? Bakit ayaw kanyang tigilan? Gigil na sabi ni Lynn. Payak na napangiti si Rafael. Isn't it the other way around, Lynn? Ngunit nagpupuyos pa rin ang kalooban ni Lynn. Naputol ang kanilang usapan nang biglang dumating si Ralph at Joshua. Akay ng kanilang mga yaya. Uncle Rafael, patakbong yumakap si Ralph sa tiyuhin. Binuhat ito ni Rafael. Gosh, ang laki-laki mo na. Iniaabot naman ni Joshua ang dalawang kamay para magpabuhat din sa kanya. Kinuha niya din ito at buong panggigil na hinalikan sa leeg. Ilang sandali pa'y napuno na ng halakhakan ng buong kabahayan. Nakangiting nakamasid sa kanila si Lynn nang dumating ang sasakyan ng asawa at sinalubong ito. Daddy! Daddy! Magkapanabay na sigaw ng dalawang bata. Lumuhod si Ismael at sabay na kinarga ang dalawang bata. Pinaghahalikan naman siya ng mga ito. Naalis na agad ang pagod ko sa maghapon. Ani ni Ismael at sinuliya pang saglit si Rafael. May pangingimbulong na patitig si Rafael sa mag-aama. Larawan ng isang masayang pamilya. Mag-asawa ka na rin at nang may sumalubong na sa iyo na ganyan. Biro ni Lynn. Hindi iyang puro negosyo na si isip mo. Tingnan mo nga ang sarili mo. You're only 33 but you look 40 now. Baka magising ka na lang na isang umaga puro puti na ang buhok mo. Biglang sumingit sa isip ni Rafael ang imahe ni Melissa. Maliwalas ang mukha niya at napangiti.
Hayaan mo, Lynn. Malapit na. Nakita ko na ang aking woman of my dreams. Hus, ganyan naman lagang sinasabi mo kapag may nakilala kang bagong babae. Pero pagkalipas ng ilang linggo lang naman, iba na naman. Not this time, I'm sure. Natamaan niya ako rito. Right in the middle. Sabay turo sa puso at puson. Napahalakhak si Lynn. Tumawa rin si Ismael. Napatingin si Rafael sa kaibigan. Parang bahaw ang tawa nito at ang mga matay tila may ibig ipakahulugan. Kilalang kilala niya ang kaibigan para hindi mahalata iyon. Nagpahain si Lynn sa katulong. Hindi nagtagal ay sabay-sabay na silang dumulog sa mahabang mesa. Kinuha naman ng kanya-kanyang mga yaya ang dalawang bata na nauna ng kumain. Masayang humarap sa hapunan ang tatlo, bagaman mayat may nahuhuli ni Rafael na natitigilan si Ismael. May problema ba, Ismael? Hindi nakatiis na tanong ni Rafael. Kung ano man iyon, mamaya na ninyo pag-usapan ha. Nasa harapan tayo ng pagkain. Hindi kayo matutunawan yan, naiiling na sabi ni Lynn. Sabay pang nagkibit ng balikat ang dalawang lalaki. Pagkatapos nilang kumain, sa study room na nila itinuloy ang pagkakape. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Ismael. Agad na sinabi ang natuklasan. Parang di makapaniwala si Rafael sa narinig. Are you sure? Tumango si Ismael. Alam niyang alam ko na. Noong isang araw na nagpunta siya ng opisina, she looked as guilty as hell. Anong sinabi mo sa kanya? Tanong ni Rafael. Umiling si Ismael. Wala akong karapatang magsabi, pare. Ilamos ni Rafael ang kamay sa palad. Muling binasa ang hawak-hawak na papel. Napakalaking halaga nito. Saan niya to dinala? Ikinibit ni Ismael ang mga balikat. Malalaman lang natin iyan kapag tinanong na natin siya. Hindi niya iyan kinuha ng biglaan. Paunti-unti. Ang malaki niyang nakuha ay nitong mga huling buwan. Nagsalin si Ismael ng alak sa dalawang baso. Iniabot sa kaibigan ng isa. In-straight ni Rafael na inumin iyon at kinuhang muli ang bote ng alak at muling isinalin sa baso. Sunod-sunod ang tungga niya. Gusto niyang magpakalunod sa alak hanggang sa mamanhid ang kanyang utak, ang kanyang pakiramdam. He felt betrayed. Malakas na ibinagsak sa ibabaw ng mesa ang baso. Pare, Rafael, okay ka lang ba? Nag-aalang sabi ni Ismael. Malungkot na ngumiti ang binata. Tumayo at nagpaalam. Lasing ka na yata? Tanong ni Ismael. No, I'm alright. Tuloy-tuloy na itong lumabas ng bahay. Ni hindi man lang nagawang magpaalam kay Lynn. Lumabas si Lynn mula sa kusina nang marinig niyang umalis na ang sasakyan ni Rafael. San pupunta yon? Uuwi na, sabi ni Ismael. Inakbayan nito ang asawa. Magpahinga na rin tayo. Naiintindihan ni Ismael ang damdamin ng kaibigan sa mga sandaling iyon. Nahahalata na niya itong attracted kay Melissa. Umuwi na si Rafael sa kanilang bahay. Sa mood niya ngayon, hindi pwedeng sa labas siya uminom. Tiyak na mapapasabak lang siya sa gulo. Pagdating niya sa bahay, ay agad na tinungo nito ang bar. Ni hindi na niya isinalin sa baso ang alak at direkta na niyong ininom sa bote. He was hurt. May pakaramdam siyang niloko siya. Akala ko siya na ang hinahanap ko. Ang para sa akin. Pero isa pala siyang dispalkador at magnanakaw. Kung hindi pala nila binili ang kumpanya ay hindi pa iyon matutuklasan. Pasabunot na naisuklay ni Rafael ang mga daliri sa buhok. Shit, Melissa! Why did you do it? Malakas na sigaw niya sa kawalan. Kinuha niya ang alak at uminom ng uminom. Hanggang sa malugmok siya sa kinauupuan. Mamadaling araw na nang balikan siya ng malay. Nakahiga na siya sa sahig sa ibaba ng bar counter. Pasuray na tinungo ang banyo, naghilamos, saka pa lang siya humiga sa kama at nakatulog. Nang magring ang cellphone niya ay agad niya yung dinampot. Si Ismael pa lang nasa kabilang linya. You're still there? Nagtatakang bati nito. Napatingin si Rafael sa wall clock. Mag-aalas 10 na. Okay, I'm on my way. Magbibihis lang ako.
Noon lang niya naalala ang usapan nila ni Ismael na maaga magpupunta sa Gomez Engineering. Nangangambahan ni Melissa ang araw na yun. Kahapon patapos Ismael Gaspar sa pag-o-audit ng mga libro ng kumpanya. Anytime, magsasubmit na ito ng report. Matutuklasan na din ni Rafael ang ginawa niya. Kanina, pagdating na pagdating niya ng opisina, ay agad pinuntahan nito si Mr. Gomez. Ngunit tulad ng dati, mahirap hagilapin ang matanda. Wala pa ito sa office niya. Ganoon naman si Mr. Gomez. Mahirap hulaan ang working hours nito, lalo na kung may binubuo itong bagong tuklas. Naikwento na sa kanya na matanda ang latest inventions nito. Abala na siya sa ginagawa ng katukin siya ni Ruth. Melissa, pinapatawag ka ni Sir. Nariyan na siya. Sumigla ang kanyang pakiramdam. Ibinilin niya kay Jane na oras na dumating si Mr. Gomez, tawagin lang siya. Pagbukas niya ng pinto ng opisina ni Mr. Gomez, dinatna niya roon si Rafael at Ismael. Muntik na siyang mapaurong. Isang tingin pa lang niya sa mukha ng mga lalaki, ay alam na ni Melissa na alam na ng dalawang lalaki ang pagkakadispalko niya sa pera ng kumpanya. Maupo ka, Melissa. Malungkot na sabi ni Mr. Gomez. Naupo siya sa silya. Hindi niya masalubong ang tingin ni Mr. Gomez, lalo na nag-uusig na tingin ay pinukot sa kanya ni Rafael. Bakit, Melissa? Lungkot at hinanakit ang makikita sa mukha ng matanda. I trusted you. Sumungaw ang luha sa mga mata ni Melissa. Maagap niya iyong pinigilan. Sir, I'm sorry. Hindi niya napigilan ang pagkagaralgal ng tinig. Let me explain. At nakatingin sa kanyang tatlo. Dati na akong nanghihiram ng pera sa kaha. Alam iyon ng kapatid ninyo na si Mr. Nelson Gomez, ang dating manager. Paliwanag niya sa dalawa. Siya rin po nagturo sa akin kung paano ko iyon i-entrada sa libro at kung paano ko ililiquidate iyon kapag nabayaran ko na, sir. Hindi ko naman po iyon tatakbuhan. Babayaran ko po iyon na may kasamang interes. Bigyan niyo lang po ako ng sapat na panahon. And how will you pay us, Miss Quintos? Malamig na tanong ni Rafael. Sir, kung po pwede po iawas niyo na lang po sa sweldo ko. Paunti-unti, kahit kalahati po ng sweldo ko, nakikiusap ang mga mata niya. For how long, Miss Quintos? 10? 20 years? Hanggang sa mabayaran ko po ang utang ko, sambit ni Melissa. Remember, hindi iyon utang. Ipinagkatiwala lang sa iyo ang perang iyon at pinakailaman mo. For your personal use, how will I let you work for me again kung nawala na ako ng tiwala sa'yo? Namutla si Melissa. Napangiwi si Ismael at naawa naman si Mr. Gomez sa dalaga. Alright, Miss Quintos, I'll give you till the end of the month to come up with the money para mapalitan mo ang pera sa kaha or else mapipilitan akong sampahan ka ng kaso. Biglang napatayo si Melissa. Napaurong palabas mula sa opisina ni Mr. Gomez at mabilis na tumalikod palabas ng compound ng Gomez Engineering. Nakalimutan na rin niya ang kanyang shoulder bag. Mr. Montenegro, alam kong nagipit lang ng husto si Melissa. Kaya niya yung nagawa. Mabait ang batang yun, sambit ni Mr. Gomez. Mr. Gomez, this is not a charitable institution. Ayokong tularan ng iba si Miss Quintos, galit na sagot ni Rafael. Nang sila na lang dalawa, kinuusap ni Ismael ang kaibigan. I think you were too hard on her, ang mahinahong paalala ni Ismael. I hate her. Sa lahat ng ayoko sa isang tao, iyong manloloko, iyong hindi mapapagkatiwalaan. Malay natin, baka talagang nagapit siya. May kasabihan nga, ang taong gipit kahit sa patalim kumakapit. Umiling si Rafael. Buwan-buwan na lang, sa loob ng dalawang taon nagigipit siya. Hindi na kumibo si Ismael. Galit na lumabas ng opisina si Rafael at nagtuloy sa parking lot. Kumukulo pa rin ang dugo ko sa matinding galit.
Pakiramdam ko ngayon ay nadaya ako. Lutang ang isip ni Melissa. Hanggang sa katapusan ng buwan ang palugit sa kanya para maibalik ang perang nakuha niya sa kaha. Anong araw na ba ngayon? Nagbilang siya. 2 linggo na lang at katapusan na. Saan kamay ng Diyos ako kukuha ng ganoong kalaking halaga? Siguro kahit na 1 lako pang kaluluwa ko sa demonyo. Wala sa sarili na nagpatuloy siya sa walang direksyong paglalakad. Wala na siyang trabaho. Nasa ospital pa ang inay niya. Nahaharap pa siya sa kaso at malaking kahihiyan. Ano kaya kung magpakamatay na lang kaya ako? Maging iyon ay hindi pwede. Walang titingin kay inay. Ano kaya at ilabas ko na lang si inay sa hospital, saka sabay na kaming uminom ng lason? Huwag, kasalanan naman yun sa Diyos. Bulong ng kanyang matinong kaisipan. Napailing siya. Idadamay pa niyang inay niya sa kasalanan. Ano pa niya ng problema si Elsa? Wala sa loob na bumaba siya sa bangketa patawid sa kabila. Narinig na lang niya ang nakabibinging bosina at sa gitsit ng preno. May humatak sa kanya pabalik sa bangketa. Muntik na siyang mahagip ng taxi. Galit na bumaba ang taxi driver. Dinuro siya. Hoy! Kung magpapakamatay ka, huwag ka mandamay. Tumanon ka na lang sa tulay. Shock si Melissa. Ni hindi niya nagawang magsalita. Ate, heto, maupo ka muna. Sabi ng babaeng titinda ng dyaryo. Ibinigay sa kanya ang bangkito nito. Nanginginig ang buo niyang katawan. Noupo siya sa bangkito. Niyakap niya ang mga tuhod. Isinubsob ang mukha sa may tuhod at pilit na hinahamig ang sarili. Nakita iyon ni Rafael na nasa inner lane. Mabilis na itinaben sa sakyan at binalikan si Melissa. Idiot! Pabuhat na niyakap nito ang dalaga at dinala sa kotse. Sumandal si Melissa sa upuan at mariing pumikit. Nanginginig pa rin ang kamay niya sa matinding takot. Muntik na siyang mamatay. Nagtangis ang mga bagang ni Rafael. Binuksan ang compartment sa may harapan ni Melissa. Inalabas ang maliit na bote ng alak at inalis ang takip. Here, drink this. Hawakan nito sa baba ang dalaga at inilapit sa bibig niya ang alak. Agok si Melissa. Bahagya siyang nasamid. Nang mahimasmasan siya ay muli siyang pinalagok ng alak ni Rafael. Isa pa. Tinanggap niya iyon. Napangiwi siya sa pait, ngunit guminhawa ang kanyang pakiramdam nang kumarat ang alkohol sa katawan. Magok din ang alak si Rafael bago ibinalik sa lalagyan ang bote. Ayos ka na. Mahigpit na nakahawak ang mga kamay sa manibela para pigilan ang sarili na huwag yakapin ang dalaga at sabihing everything is alright. Andar na ng binata ang sasakyan. Malayo-layo na ang kanilang natatakbo nang tanungin siya nito. Saan kita ihahatid? Pakihinto na lang po sa tabi, bababa na ako. No, you're not fit to walk alone. Ihahatid na kita sa inyo, baka kung mapaano ka pa. Napatitig si Melissa sa lalaki, pagkuha na tawa, pagak. As if you care. Of course, I care. Paano mo ako mababayaran kung magpapakamatay ka na? Patuyang sabi ni Rafael. Nag-init ang sulok ng mga mata ni Melissa. Iyon lang naman ang mahalaga, di ba? Pera? Saan mo dinala ang ganung kalaking pera? Natanong ni Rafael. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Obviously, hindi sa sarili niya ginastos ang pera. Wala siyang kaala-alahas sa katawan, maliban sa suot na mumurahing relo na ang bracelet ay synthetic leather. Luma ang sapatos at handbag na halatang matagal nang ginagamit. Naka-office uniform naman siya. Wala ka nang pakialam doon, sambit ni Melissa. Meron, dahil pera iyon ang kumpanyang pinamamahalaan ko. Tumawa siya ng mahina upang pagtakpan ang pait na nararamdaman. Huwag kang mag-alala, hindi ako magpapakamatay
hanggat hindi ko nababayaran hanggang sa kahuli-hulihang sentimo ang nakuha kong pera sa kumpanya. Sarkastikong sabi niya. Hell! Inihinto ni Rafael ang sasakyan sa tabi. Bigla nitong kinabig ang dalaga at niyakap na mahigpit. Naramdaman ni Melissa ang bahagya pa nitong panginginig. Ipinasok ni Rafael ang kotse sa kalihan patungo sa bahay ni na Melissa. Itinuro ni Melissa ang kanilang bahay at inihinto ni Rafael ang kotse sa tapat ng tarangkahan. Paghinto ng kotse ay mabilis na bumaba si Melissa. Salamat, matabang na sabi niya at tinungo ng pinto. Hindi umalis si Rafael hanggat hindi nakakapasok ang babae sa bahay. At saka iniatras na nito ang sasakyan. Tuloy-tuloy si Melissa sa kanyang katre at nahiga. Nais niyang umiyak. Ngunit nananatiling tuyo ang kanyang mga mata. Alam niyang kasalanan niya ang ginawa niya. Pinakailaman niya ang perang pinagkatiwala lang sa kanya. Ngunit kung kinakailangan gawin uli niya iyon, gagawin niya. Kung buhay ng ina niya ang nakataya. Ngunit walang mangyayari kung magmumukmuk siya. Kailangan niyang kumilos. Pinuntahan ko muna si inay sa hospital. Pagpasok ko sa room niya ay mahimbing itong natutulog. May dumating na nurse at pinapupunta ako sa cashier. Kailangan daw namin mag-partial payment. Ilang araw na din si inay dito sa hospital. At nagulat ako nung umabot na sa 30 mil ang babayaran namin. Saan ako kukuha ng ganung kalaking halaga? Lalo pang nadagdagan ang sakit ng ulo ni Melissa na pasan pa ang bayarin sa kumpanya. Miss, saan ba ako pwedeng makahingi ng tulong dito? Tanong ko sa information. Ngunit hindi ako pinansin ng mga tao sa information. Bagsak ang balikat kong umalis. Habang naglalakad ako, ay bigla akong may nabangga. Ay! Una ang puwet kong bumagsak sa sahig. Humingi ito na pamanhin, ngunit hindi man lang ito nagawa akong tingnan. Tumingala ako upang tingnan ang tao na bumangga sa akin. Si Mr. Montenegro. Nilampasan ako ng lalaki at ako naman ay sumunod ng tingin hanggang sa makita ko siyang pumasok sa isang silid. Bumuntong hininga ako. Bahala na. Susubukan ko lang naman. Pinihit kong siradura ng pinto at pumasok ako sa loob ng silid. Nagulat pa ako nang nakita ko ang lalaki na may hinahalikan na babae. Ay, sorry! Halos kainin ako ng buhay ng lalaki nang makita niya ako. Nagmadali namang lumabas ang babae na kahalikan niya. Miss Quintos, what are you doing here? Inis niyang tanong sa akin. May ibabayad ka na ba sa nadispalko mo kaya ka na pa rito? Kagat labi ako upang pigilan ng luha ko. Ikaw din pala ang may-ari ng ospital na ito. Ako nga, kung hindi ka magbabayad, anong ginagawa mo dito? Sarkastikong tanong nito. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa iyo. May sakit kasi si inay at ilang araw na siya dito sa ospital. Siya ba ang dahilan kung bakit buwan-buwan ka nalang kumukuha sa kahan ng Gomez Engineering? Tumango ako. Hindi ko ginusto yun. Pero kung para kay inay, gagawin ko ang lahat na makakaya kung mabuhay lang siya. Hindi tamang basta ka nalang kukuha ng hindi sa'yo. Sino pang maniniwala sa'yo? Gumisi siya sa akin. Hindi ako charity. Lumabas ka na kung ayaw mong sapilitan kitang palayasin. Lumuhod ako sa harapan niya. Pakiusap, tulungan mo ako. Gagawin ko ang lahat. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Tulungan mo lang ako. Iligtas mo naman ang aking ina. Sinabi ko na sa'yo na hindi ako charity. Tumalikod siya at tinawag ang security guard. Belen Quintos ang pangalan ng aking ina at nasa room 321 siya. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa'yo. Kumuha ng pera sa pitaka ang lalaki at hinagis sa akin ng 3,000 piso. Huwag mo nang hintay na dumating ang security guard dahil kakalad ka rin kanila palabas.
Kinapalan ko ang mukha ko. Dinampot ko ang pera na hinagis sa akin. Dahil makakatulong iyon, pambili ng gamot ni inay lalo pat wala na akong trabaho ngayon. Bagsak ang balikat kong lumabas ng silid. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Naalala kong tawagan ng kaibigan kong si Stella. Sa bar ito nagtatrabaho. Kailangan magkatrabaho ako na kahit na ano. Mauubos na ang gamot ni inay. Bayaran na ng kuryente at tubig. At kailangan kong pasweldohin si Elsa. 2 buwan na niyang hindi napapasahod ito. Malapit na ang finals niya at kailangan na nito ng pang-tuition. May bayarin pa sa hospital at malapit na ang katapusan. Mababaliw na yata ako sa problema ko. Melissa! Tumingin ako sa tumawag sa akin. Nakita ko ang kaibigan kong si Stella at nasa loob na kami ng club at naghihintay na lang ng hudyat ng baklang si Bea. Para lumabas kami at sasayo kami ng sexy dance para ang mga parokyano sa labas ay makapili sa amin kung sino ang gusto nilang i-table. Bakit mukhang Biyernes Santo ang mukha mo? Tanong ni Estela. Nakasuot lang kami ng two-piece bikini at makapal na makeup. Bumuntong hininga ako. May customer ba dyan na willing magbayad ng malaking halaga para ilabas ako? Umupo sa tabi ko si Stella. Hindi ba't sinabi mo na ayaw mo magpa-booking? Tumango ako. Pero mukhang kailangan kong gawin para makaipon ako ng pera para pambayad ng aking mga pagkakautang. At mapagamot ko si inay at mabilhan ko siya ng gamot. Kung dito ka lang magpapa-booking, wag na lang. Wasak na ang petsay mo, hindi mo pa naiipon ang pera na kailangan mo. Mga kuripot ang mga regular customer dito. Bibihira lang ang may mapadaan na customer na hindi kuripot. May alam ka ba na ibang racket? Taglit na nag-isip si Stella. Maganda kung maging escort ka ng isang politiko para solve ang problema mo. Hinawakan ko ang kamay ni Stella. Kanino ako dapat lumapit? Mamaya, tanungin natin si Mamang. Girls, be ready! Sigaw ng baklang si Bea. Tumayo na kaming lahat upang maghanda. Kami kasi ang sasayaw. Ilang minuto pa ay isa-isa na kaming lumabas at sumayaw sa stage. Sinadya kong galingan ang pagsasayaw ng sexy dance upang may makapansin sa akin. Umaasa ako na may customer akong hindi kuripot. Ang lakas ng hiyawa ng mga lalaki. Bukod pa noon ay maririnig ang mga bastos na salitang sinisigaw nila habang sumasayaw kami. Nang matapos na kaming sumayaw ay bumalik na kami sa silid at naghihintay na lang kami ng tawag ni Bea para sa magiging customer namin. Siya kasi ang tumatanggap ng bayad ng customer kung ite-table kami at ibubook. Mapit sa akin ang baklang si Bea. May customer ka na. Sinong customer? Tinuro niya sa akin ang guwapong lalaki. Namumukhaan ko siya. Si Mr. Montenegro. Sinusundan niya ba ako dito? Biglang nagbago ang isip ko nang malaman ko na siya ang gusto mag-table sa akin. Oo na Melissa, malaki siya mag-tip. Umiling ako. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa niya sa akin sa ospital kanina na halos ipagtabuyan niya ako. Hay, isang arte mo. Grasya na lumalapit sa'yo. Ayaw mo pang tukain. Sabay talikod ng bakla. Ilang saglit pa ay muli akong tinawagan ni Bea at sinabi niyang pumayag na ang customer ko na hanggang table lang ako at no touch. Nakasimangot ako nang umupo ako sa table ng lalaki. Anong gusto mong inumin? Tanong niya sa akin. Gusto ko yung pinakamahal na alak. Mas malaki kasi ang porsyento ko kapag mahal ang presyo ng alak na bibilhin ng customer ko. Okay. Umorder siya ng pinakamahal na alak at inilagay niya lahat sa table. Agad ko iyong binuksan para maubos agad.
mas marami akong alak na mainom, mas marami akong porsyento. Hinawakan niya ang binti ko, pero pinigilan ko siya. Hindi yan kasama sa binayadan mo. Magbabayad ako. Muli kong tinungga ang alak at ngumisi. Kailangan ko ng malaking pera. Kung hindi mo ako bibigyan ng malaking pera, huwag ka nang umasa na mahahawakan mo ako. Huminto siya at uminom ng alak at tumingin sa akin. Matagal mo na ba itong trabaho? Huminto ako sa pag-inom ng alak at tumingin sa lalaki. Ngayon ko lang to ginawa. Wala na akong alam na ibang paraan para makabayad ng utang at madugtungan ang buhay ng aking ina. Ilang segundo rin akong tiningnan na lalaki at pagkatapos ay inilabas nito ang kanyang calling card. Kausapin mo ako bukas. Salamat. Tinago ko iyon sa loob ng aking bra at pagkatapos ay pinagpatuloy ko ang pag-inom ng alak. Hindi na ako nagkaroon pa ng ibang customer dahil binayaran na ng lalaki ang buong oras ko sa club. Kinabukasan ay alas 10 ng umaga ako pumunta sa opisina ni Mr. Montenegro sa ospital. Hinintay ko siyang dumating dahil ang sabi ng sekretarya nito ay hindi pa ito dumadating. Miss, pumasok na kayo. Nandito na si Mr. Montenegro, sabi ng secretary. Huminga ako ng malalim bago ako pumasok sa loob. Dahan-dahan akong kumatok bago ako binuksan ng pinto. Come in. Umupo si Mr. Montenegro sa swivel chair niya at tumingin sa akin. Paano mo ako mapapapayag? Natulungan kita. Pakiusap. Tulungan mo ako. Lahat ay gagawin ko. Tulungan mo lang ako. Okay. Tutulungan kitang bayaran ang nakuha mong pera sa kaha ng Gomez Engineering. Ipapagamot ko ang inay mo. Ilang doktor ang magtitingin sa kanya para mapabuti ang kanyang kalagayan. Nabuhayan ako ng loob nang marinig ko ang sinabi niya. Kahit siguro ibenta ko ang kaluluwa ko ay gagawin ko. Tumingin siya sa akin. Umalis ka na sa club na pinagtatrabahuhan mo and you will do everything I want and you will be my lover. Inalis niya ang suot niyang sinturon at hinubad ang pantalon hanggang sa wala na itong suot na pangibaba. Tumingin siya sa akin. Ngayon, paligayahin mo ako. Tumango ako at pikit matang sumunod sa gusto niya. Kahit first time ko, ay ginawa ko para sa aking ina at sa pagkakautang ko. Pinunasan ko ang luha ko sa pisngi gamit ang kumot na nakabalot sa hubad kong katawan. Nakatagilid akong nakahiga sa kama at ang katabi kong lalaki na si Rafael ay mahimbing na natutulog. Hindi ko siya kayang tingnan pagkatapos ng ginawa namin kanina. Ilang ulit siyang nakipagtalik sa akin at lahat ng iyon ay ako ang gumawa. Diring-diri ako sa sarili ko pero wala akong nagawa para makaalis sa kasalanan na ito. Okay lang yan. Ang mahalaga ay maipapagumot ko na ng ayos si inay at mababayaran ko na rin ang pagkakautang ko. Iyon na lang ang palaging isinisiksik ko sa isip ko. Bumangon ako at dumiretso sa banyo para maligo bago umalis sa hotel na tinuluyan namin ni Rafael. Kasabay ng paglagaslas ng tubig mula sa shower ay ang pagpatak ng luha sa mga mata ko. Makailang beses kong sinabon ang katawan ko, ngunit hindi pa rin nawawala ang pamumula ng balat ko. Nagkaroon din ako ng kiss mark sa dibdib at leeg. Napansin ko rin ang pagkakaroon ko ng pasa sa mga hita. Tanda ng hindi ako nirespeto ni Rafael. Isang bayarang babae ang alam niya sa akin. At marahil sinulit niya ang binayad niya sa akin. Nang matapos akong maligo, ay lumabas na ako ng banyo. Tulog na tulog pa rin siya at mula sa kinatatayuan ko ay pinagmasdan ko siya. Maamo ang mukha niya kapag tulog. Kabaligtaran sa pakikitungo niya sa akin. Kung sa bagay, sino ba naman ako para mag-demand ng respeto? Where are you going? Natigilan ako sa pagbukas ng pinto at lumingon kay Rafael.
Nakaupo siya sa kama at hindi niya alintana na bumaba na ang kumot na nakabalot sa katawan niya. Uuwi na sana ako para magbantay kay inay. Nauutal kong sagot. Umangat ang kilay niya. Iiwan mo ako? Lumunok ako at tumahimik. Katatapos ko lang maligo, ayoko na madagdagan ang dumi ko sa katawan. Tulog ka kasi kanina kaya dadalawin ko sana ang aking ina habang tulog ka. And why don't you look at me? Sabay simangot niya. Namula mukha ko nang pilitin kong tumingin sa kanya. Alam naman niyang nakababa ang kumot, ngunit hindi niya ito pinag-aksihan na takpan. Sorry. Sabay yuko ko. Tumayo si Rafael at lumapit sa akin. Nanginginig na naman ang katawan ko, lalo na nang iangat niya ang mukha ko. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Sorry. Pikit mata ako nang maramdaman ko ang kamay niya na hinahaplos ang braso ko. Hindi ako pwedeng magreklamo. Hindi pwedeng tumutol sa lahat ng gusto niya. Rafael, pwede bang umuwi muna ako? Lakas loob kong sabi sa kanya. Yeah, but later after this. At muli niya akong inangkin. Nakaramdam ako ng ligaya sa halip na pandidiri. Melissa, bakit? Tumabi ka sa akin sa kama. Kahit labag sa loob ko, ang gusto niya ay sumunod ako sa kanya. Sa itsura naman niya ay mukhang hindi na niya kakayaning humirit ng isa. Magpahinga muna tayong dalawa at pagkatapos ay sabay tayong maliligo at sabay tayong bibisita sa mother mo. Bigla akong humarap sa kanya. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi mo na kailangan gawin yon. Nagkatinginan kaming dalawa. Have you forgotten what we talked about last night? Tumango ako. Pero hindi mo na kailangan dumalaw sa aking ina. Muling tumaas ang kanyang kilay. Why? Are you afraid that I will tell them that I will pay all your mother's bills in exchange of you? Sambit nito sa akin. Kung masiya kang may nasasaktan na iba, bakit hindi mo sabihin? Hindi ba't doon ka naman masaya? Umiwas yan ang tingin sa akin. Kahit anong sabihin mo, sabay tayong pupunta sa hospital. Hindi mo ako pwedeng pigilan dahil ako ang may-ari ng hospital na yon. Tumahimik ako. Alam kong hindi ako mananalo sa kanya. Wala akong magagawa kung hindi ang sumunod sa kanya. Muli akong tumagilid ng higa at nirelax ang isip ko. Ilang minuto pa ay tumayo na si Rafael at pumasok sa banyo. Ang akala ko ay hahayaan lang niya ako nakahiga sa kama habang hinahantay siyang matapos maligo. Would it be better if we take a bath together to save time? Wala akong imik na sumunod sa kanya. Sabay kaming naligo, pero nakatalikod ako sa kanya. Nagpapasalamat na rin ako dahil hindi na siya nag-request ng isa pang round. Bakit tayo nandito? Tanong ko sa kanya. Imbes kasi na dumiretso kami sa hospital, ay nakapark kami sa loob ng sikat na mall sa Manila. Bili tayo ng mga pangangailangan ng iyong ina at mga prutas. Tumulo ang luha ko. Thank you. Sabay iwas ko sa kanya ng tingin at mabilis na pinunasan ang luha ko. Sorry, pagdating kasi sa aking ina ay mababaw ang luha ko. Okay lang umiyak. Basta pagkatapos mong umiyak ay okay ka na ulit. Hindi naman ibig sabihin na umiyak ka ay duwag ka na. Ibig sabihin lang nun ay tao ka. Umingos ako. Ang ganda na sana ng umpisa ng sinabi niya, bumagsak lang sa huli. Nasa likod niya ako at nakasunod sa kanya habang naglalakad kami, papasok sa loob ng mall. Papunta kaming dalawa sa bilihan ng mga damit. Huminto siya at humarap sa akin. Pagkatapos ay lumapit sa akin at hinawakan ang kamay ko. Natigilan ako at nakatitig ako sa kamay niya.
Ayokong lingon ako ng lingon habang naglalakad ako, sabi niya. At tumango na lang ako. Nagulat lang naman ako sa kanya dahil sa ginawa niya. Hindi ko inaasahan na hawakan niya ang kamay ko. Inaasahan ko kasi na para akong katulong na nakasunod lang sa kanya. Dito tayo bumili ng damit, maraming magaganda rito. Tumango ako. Naging sunod-sunuran ako sa lahat ng sinasabi niya. At marami siyang napamili kay inay. Let's go. Bayaran na natin ang lahat ng ito. Sure ka ba? Bingi ka ba? Bakit kailangan kong laging uulitin sa'yo? Inis niyang sabi sa akin. Tumahimik na lang ako. Masyado siyang mainitin ang ulo. Masama bang magtanong? 50,040 lahat, sir. Sambit ng cashier. Nalula ako sa presyo ng pinamili niya. Kasama bang ginto ang mga pamilihin dito? Tinaas ko pa ang mga pinamili namin. Ako kasi ang nagbit-bit ng mga binili namin. Wala. Mukha ba yung ginto? Bakit ang mahal ng presyo? Original kasi ang mga damit na yan. Ang binabayaran dyan ng malaki ay ang brand name. Maganda rin ang ginamit na materyales dyan. Ah, kaya pala mahal. Nagugutom ka na ba? Ting ako. Bilhan na muna natin ng prutas ang inay mo. Tumango ako. Nauna siyang naglakad palabas habang ako ay hirap na hirap sa pagbibit-bit ng aming mga pinamili. Hindi yata uso sa kanya ang pagiging gentleman. Pawis na pawis ako nang makarating sa kotse niya. Hindi man lang niya ako tinulungang buhatin ang dala ko. Sa halip ay nakatingin lang siya sa akin. Are you okay? Mukha ba akong okay sa itsura ko? Sabi ng isip ko. Pero pilit akong ngumiti sa kanya. Yeah, I'm okay. Alibay ko. Wala naman siyang gagawin kahit sabihin kong napagod ako sa pagbubuhat. Teka, anong gagawin mo? Nagulat ako nang lumapit siya sa akin. Ilang segundo kaming nagkatitigan. Naamay ko rin ang hininga niya. Ilalagay ko lang ang seatbelt mo. Baka hindi ka marunong magkabit. Hindi na yata ako huminga habang ikinakabit niya ang seatbelt sa katawan ko. Kaya nang may kabit niya ay ilang beses akong huminga ng malalim. Wala kaming imikang dalawa habang binabagtas namin ang daan papuntang ospital. I have a question. He breaks our silence. Tumingin ako sa kanya. Ano iyon? Nasaan ang tatay mo? Why don't you ask him for help? Bata pa lamang ako nung namatay ang aking ama. Kaya kami na lang ni inay ang magkasama sa buhay. Maya-maya pa'y katahimikan naman ang namayani sa aming dalawa. Hanggang sa narating namin ang ospital, binitbit ko ang mga pinamili namin at nauna akong pumunta sa patient room ng aking ina. Ayokong makita kaming magkasabay na naglalakad dahil baka magkaroon kami ng issue. Ate Melissa, bakit ngayon ka lang? Nagfa-follow up na ang nurse para sa partial payment ni Aling Belen. Nagawan ko na ng paraan, may sasagot na ng hospital bill ni inay at mga gamot. Totoo ba yan, ate? Tumango ako. Salamat sa Diyos, saan ka naman ate nakakuha ng pera? At saan ka nakakuha ng pambili ng mga yan? May mga taong tumulong sa akin para maipagamot si inay. Kapalit nun ay maninilbihan ako sa kanya. Alibay ko. Ikaw na muna ang bahala kay inay ha. At mag-hire ako ng isang nurse na kasama ninyo sa bahay para hindi ako nag-alala kay inay. Hi, Mrs. Quintos. Lumingon ako at nakita ko si Rafael at ang doktor ni inay. How is she? Tanong ni Rafael sa doktor ni inay. Sa ngayon ay okay na po siya. Lahat ba ng test sa kanya ay okay na? Yeah, all her tests are okay. Tumingin sa akin ang doktor. Alagaan ninyo ng maayos si Aling Belen at tutukan ninyo ang kanyang kondisyon. Pero wala silang pera. Don't worry about that. Dahil sasagutin ng hospital ang lahat ng gastusin nila hanggang sa gamot.
Sabay tingin ni Rafael sa akin. Lumapit si Rafael sa aking ina at marahan niyang hinaplos ang braso nito. Aling Bilen, magpagaling po kayo agad ha. Mahal na mahal po kayo ng inyong anak. Sambit ni Rafael. Tumango ang aking ina habang nangingilid ang luha. Dr. Mendoza, gawin niyong lahat ang magagawa niyo para gumaling si Mrs. Quintos. Tumango ang doktor. Gagawin namin ang lahat na makakaya namin. Good. Binaling niya sa akin ang tingin. Miss Quintos, pumunta ka sa opisina ko para pumirma ng kontrata. Tumango ako. Yes, sir. Naunang lumabas si Rafael, samantalang ang doktor ni inay ay muli siyang sinuri. Umapit sa akin si Elsa. Siya ba ate ang tumulong kay Aling Bilen para sa mga gastusin niya? Tumango ako. Magtatrabaho ako sa kanya nang walang bayad. Ako ate, sa laki ng gastusin ni Aling Bilen ay baka hindi ka na makaalis sa kanila. Baka dyan ka na tumanda. Ngumiti ako. Kahit habang buhay ako magtrabaho nang walang bayad, ang mahalaga ay gumaling si inay. Lahat igagawin ko para sa kanya. Mabuti mong anak, ate. Thank you, Elisa. Ikaw na muna ang bahala kay inay, ha? Pipirma lang ako ng kontrata. Sige, ate. Puntahan mo na. Baka magbago pa ang isip. Umango ako at pagkatapos ay pinuntahan ko ang opisina ni Rafael. Matok ako ng 2 beses bago ako pumasok sa loob ng opisina niya. Basahin mo ang kontrata mo bago mo permahan. Kinuha ko ang kontrata, saka tumingin sa kanya. Nakasaad ba rito na lahat ng gagastusin ni inay sa ospital at sa gamot at ang lahat ng pagkakautang ko ay ikaw ang magsho-shoulder? Tumango siya. Yes! Hinanap ko ang mga iyon sa kontrata at nang mabasa ko ang mga iyon ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Pinirmahan ko ang kontrata nang hindi ko binabasang lahat ang nakasulat doon. Gulat na gulat naman si Rafael sa ginawa ko. Hindi mo man lang binasa ng buong kontrata? Ang gusto ko lang naman malaman ay ang lahat ng gagastusin ni inay at ang lahat ng pagkakautang ko ay sagot mo. Kahit buhay ko pa ang kapalit noon ay ayos lang. Basta gumaling lang siya. Nagkibik-balik at siya. Okay, bukas na bukas ay sa bahay ka natitira bilang isang alipin ko. Gagawin mo ang lahat ng ipag-uutos ko sa'yo. Tumango ako. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo at sa regalo mo kay inay. You don't have to thank me because everything I do has a reason. Kahit ano pa yan ay pikit mata kong tatanggapin. Ngumisi siya. That's good. Wala ka na bang ibang ipag-uutos? Umiling siya. Saka na ako magbibigay ng utos sa iyo kapag nasa sa bahay ka na. Sa ngayon ay maaari mo ng bantay ng anak mo. Thank you. Tumayo ako at tumalikod palabas ng opisina niya. Pagkatapos ay dumiretso ako sa kapilya ng hospital. Doon ko binuhos ang bigat na nararamdaman ko. Psst! Kuya! Tawag ko sa security guard ng club. Nang makilala ako ng security guard, ay lumapit siya sa akin. Oh, mabuti naman at pumasok ka na. Binuksan nito ang gate. Nandyan ba si Stella? Oo, nandyan silang lahat. Puntahan mo na lang sila. Tumango ako. Salamat! Pumasok ako sa loob para bisitahin si Stella. Ngunit bago ako makapasok ay nakita ko si Mama Bea. Isa! Ang lapad ng ngiti ng bakla na si Mama Bea habang papalapit siya. Alas 6 pa lang ng gabi kaya nagsisimula pa lang na dumating ang babae na magbibigay aliw sa mga parokyano na pupunta sa club. Melissa, mabuti naman at pumasok ka na.
Alam mo ba na marami ang naghahanap sa iyo kagabi? Ang dami mo sana kikitain kung pumasok ka na kagabi. Ngumiti ako sa kanya. Maraming salamat, pero hindi na po ako babalik dito. Napawi ang ngiti niya, saka namaywang. At bakit? Akala ko ba kailangan mo ng malaking pera para sa iyong pagkakautang? Ito lang ang mabilis na paraan para makakuha ka ng pera. Basta magpabuking ka lang, gabi-gabi, siguradong ilang buwan lang ay makakaipon ka ng pera. Hindi ko na kailangan mag-ipon dahil may tao na tumulong sa akin para mabayaran kong lahat ng pagkakautang ko at para matulungan din si inay na may paggamot. Talaga? Sino ang sugar daddy mo? Kung sa bagay, hindi imposibleng magkaroon ng sugar daddy. Maganda yung ginamit mo ang utak mo. Wala po akong sugar daddy. May mabuting tao ang tumulong sa akin. Nandito po ako para bisitahin si Stella. Ah, ganon? Sige, tatawagin ko siya. At nagpakending-kending siya na pumasok sa loob upang tawagin si Stella. Ilang minuto pa at lumabas na din si Stella. Oh, Melissa, bakit ka nandito? Gusto ko lang ibalik sa iyo ang pera na inutang ko sa iyo. Sabay abot ko ng pera. Teka, huwag mo na akong bayaran, mas kailangan mo 'yan. Umiling ako at tumingin ako sa paligid. Ayoko kasing may makarinig sa pinag-uusapan naming dalawa. Yung customer kong lalaki, siya ang nakabili ng Gomez Engineering at may-ari ng ospital kung saan naka-confine si inay. Napatakip ng bibig si Stella sa gulat. Totoo ba yan? Kaya palang galante, mayaman naman pala. Mabuti naman at tinulungan ka. Tumango ako. May kapalit ang tulong niya. Magiging alipin niya ako bilang kabayaran. Ibig sabihin, magtatrabaho ka ng walang bayad sa kanya? Tumango ako. Sa ngayon, ayokong may ibang makakaalam sa ating naging usapan. Ayokong madagdagan ang stress ko. Okay lang yun. Ang mahalaga ay maipapagamot mo na si inay mo at mababayaran mo na rin ang utang mo. Huwag kang mag-alala. Kapag may sobra akong pera, tutulungan kitang magbayad ng utang sa kanya. Sambit ni Estela. Umiling ako. Huwag na. Itabi mo na lang ang pera. Alam kong bawat sentimo ng pera mo ay mahalaga. Hindi biro ang trabaho mo dito. Huwag kang mag-alala. Retired na ako sa booking. Sabay tawa niya. Maraming salamat sa tulong mo. Natutuwa ako dahil hindi ka nasadlak sa ganitong trabaho. Ipagdarasal kong makakaalis ka rin diyan. Babalik na ako sa hospital. Pumunta lang talaga ako rito para ibalik yan sa iyo. Ngumiti siya. Pagkatapos ay umalis na ako at bumalik sa hospital. Tulog na si inay nang dumating ako sa hospital. Elsa, umuwi ka na muna para makapagpahinga ka. Ako na muna magbabantay kay inay. Sigurado ka po, ate? Tumango ako. Salamat, Elsa, ha? Tumayo si Elsa at iniunat ang katawan. Sige, ate. Babalik na lang ako bukas. Kung may problema, tawagan niyo lang po ako. Sige, maraming salamat. Nang umalis na si Elsa, ay pinagmasdan ko si inay. Inay, konting tiis lang at gagaling ka na din. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang delivery boy. Miss Melissa Quintos? Ako nga po, bakit po? Lumapit siya na bitbit ang dala niyang plastic bag na may lamang pagkain. Delivery po para sa inyo? Wala po akong in-order na pagkain. Bawal din po magpa-deliver ng pagkain dito.
Sa pagkakaalam ko kasi ay bawal pumasok ang food delivery sa loob ng hospital. Pwede lang sila maghintay sa labas, pero ang pumasok sa loob ay pinagbabawal ng management. Pinabibigay po ito ni Sir Rafael Montenegro. Tumahimik ako. Ngayon, alam ko na kung bakit nakapasok ang delivery boy nang hindi hinarang ng security guard. Ang may-ari pala ng hospital ang bumili ng mga pagkain. Salamat! Isa-isa kong inalis sa plastic bag ang mga pagkain na dinala ng delivery boy. Mukhang masarap lahat ng pagkain. So umpisa ay tinikman ko lang ito, ngunit nasarapan ako sa lasa. Kaya naubos ko ang isang maliit na food box na nakalagay sa styro. Huminto ako sa pagkain nang bumukas ang pinto. Akala ko ay nurse o kaya doctor na naka-duty. Pero mas nagulat ako dahil si Rafael ang pumasok at lumapit sa akin. Bakit andito ka? Takang tanong ko. Alas 8 na ng gabi. Dapat wala na ang mga boss ng ganitong oras. Umupo siya sa maliit na upuan. Sasamahan kitang magbantay sa inay mo. Ha? Nagsalubong ang kilay niya. Siguro, dapat magpagamot ka na rin. May sira na yata yung tenga mo. Sorry, nagulat lang ako sa sinabi mo. Hindi ko inaasahan na sasamahan mo ako magbantay kay inay. Tumingin si Rafael sa nakabalot na pagkain. Sa sobrang pagkagulat ko kanina, ay nakalimutan kong alukin siya ng pagkain na siya naman ang bumili. Tinirhan mo ba ako ng pagkain? Ilang beses akong tumango. Oo, kinuha ko ang nakabalot na pagkain at ibinigay ko sa kanya. Sorry, kinain ko na ang isa. It's okay. Para sa atin ang mga pagkain na iyan. Isang tipid ng ngiti ang naging tugon ko. Hindi na tuloy naging komportable ang pakiramdam ko dahil kay Rafael. Rafael, may itatanong sana ako sa iyo. Huminto siya sa pagkain at iniangat ang kilay niya. Bakit? Hindi ka ba busy? Ayoko kasi mapuyat ka. Gusto ko lang makasiguro na magiging maayos ang lahat. Ayokong masayang ang pera ko kung hindi naman gagaling ang inay mo. Salamat. Binaling ko ang tingin ko kay inay. Hindi ko na kasi alam kung paano pa makikipag-usap kay Rafael. Awkward ang pakiramdam ko na parang napipilitan akong kausapin siya. Natapos si Rafael sa pagkain. Pagkatapos ay tiningnan niya ang monitoring sheet ni inay. Saka siya lumabas ng patient room. Nakala ko natuluyan na siyang umalis. Ngunit nang bumukas ang pinto ay pumasok siya nakasama ang isang nurse. Hindi ako umimik dahil nakatuto kami sa check-up ng nurse. Chinek ng nurse ang blood pressure at ang pulso ni inay. Babalik po ako after 2 hours para sa medicine niya. Okay, thank you. Sagot ni Rafael. Sinadya mo bang tawagan ng nurse? Tanong ko. Umiling siya. Nakita ko sa monitoring sheet niya na kailangan i-check ang BP sa ganitong oras. Hindi mo ba tinitingnan ito? Nakalagay dito kung anong oras sila nagbigay ng gamot para kung makalimot sila ay ikaw ang magsasabi sa kanila. Umiling ako. Hindi ko alam ang bagay na yan. Maraming salamat sa tulong mo. You're welcome. Bukas ay sa bahay ka na titira. Ha? Hindi ko ba pwedeng alagaan ko muna ang inay hanggang sa gumaling siya? Seryoso ang mukha niyang tumingin sa akin. Masyado na akong mabait kung maghihintay pa ako ng isang taon bago masimulan na mabayaran ako. Tumango ako. Okay, ikaw ang masusunod.
Sabay tingin ko kay inay. Kahit siguro anong sabihin ni Rafael, ay susundin ko. Si Rafael na lang ang pag-asa ko. That's good. Umupo siya sa sopa at inabala niya ang sarili sa panonood sa cellphone. Hanggang sa nakatulog na si Rafael. Lumapit ako sa kanya upang gisingin siya. Rafael, gising! Marahan kong inuuga ang braso niya para magising siya. Umupo ako sa tabi niya at muli ko siyang inuga. Gising ka na! Umuwi ka na para makatulog ka ng Ay! Sigaw ko. Nagulat kasi ako nang bigla niyang hilahin ang braso ko at halikan sa labi. Nanlaki ang mga mata ko at bumilis ang tibok ng puso ko. Ilang sandali akong nawala sa sarili at hindi nakapag-isip ng tamang gagawin. Nang pumasok sa isip ko na nasa loob kami ng patient room ni inay at anumang oras ay pwede siya magising. Tinula ko siya at mabilis akong tumayo. Tumalikod ako sa kanya upang hindi niya makita ang pamumula ng mukha ko. Hindi ako pwedeng magreklamo o tumanggi dahil kasama lahat sa binayaran yun. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. I'm sorry. Bigla kasi akong nalimpungatan. Okay lang. Tumayo siya. Sorry, hindi na kita masasamahan sa pagbabantay sa inay mo. Humarap ako sa kanya at nakita kong namumula ang mukha niya. Gusto ko sanang tanungin kung bakit namumula ang mukha niya. Kaya lang, nahihiya akong magtanong. Okay lang, maraming salamat sa tulong mo sa akin. Lumapit siya sa akin, kaya umatras ako. Ngumisi siya. Bakit parang natatakot ka sa akin? Umiwas ako ng tingin sa kanya. Hindi naman. Yumuko si Rafael para magbantay kami. Alam mo, Melissa, simula ngayon pag-aralan mo na kung paano mo ako paliligayahin. Dahil hindi ako papayag na naglabas ako ng malaking pera, pero hindi naman ako magiging masaya. Humanda ka sa akin. Pagkatapos ay hinawakan niya ang balikat ko at hinalikan ako sa pisngi. Ilang beses akong lumunok upang pigilan ang sarili ko na huwag itulak si Rafael. Hinayaan ko siyang gawin iyon sa akin. See you tomorrow! Sabay kindat niya sa akin. Daig ko pang nabunutan ng tinik na makalabas si Rafael. Malamig sa loob ng patient room ni inay dahil nailipat siya sa private room ni Rafael kanina. Sa kabila ng lamig dulot ng aircon ay nararamdaman ko ang pawis sa noo ko. Kuyom ang kamao ko. Ngayon pa lang ay hindi ko na maintindihan ang ugali ni Rafael. Ang sabi ng doktor ay kailangan daw operahan si inay. Kaya kinabukasan ay maagang dumating ang tatlong doktor na magsasagawa ng surgery kay inay. Sobrang kinakabahan ako para kay inay, pero kailangan kong maging matapang. Wala na kasing ibang paraan para gumaling si inay. Inay, ipangako niyo po na lalaban kayo. Huwag kayong sasama kapag may gustong sumama sa iyo. Ako lang ang dapat niyong sasamahan. Boses ko lang po ang papakinggan ninyo. Pigil na pigil akong huwag umiyak dahil ayokong panghinaan siya ng loob. Tumango siya. Kapag magaling na po kayo, mamamasyal po tayo. Mahal na mahal ko po kayo, inay. Hinalikan ko siya sa noo. Anak, magpapagaling ako para sa iyo. Tumango ako. Pagkatapos ay inilagay ko sa kamay niya ang rosaryo. Ginawa kong porselas niya ito. Kapag natatakot po kayo, inay, magdasal lang po kayo. Tumango siya at ngumiti. Miss Quintos, oras na po para kunin ang inyong anak, sambit ng nurse. Tumango ako. Pagkatapos ay hinilang wheelchair ni inay papunta sa operating room. Sumunod pa ako hanggang sa may pinto ng operating room. Nang isara na ang pinto,
ay humagulhol ako ng iyak. Natatakot ako sa operasyon niya. Kahit ayaw kong isipin ang hindi magandang bagay, ay pumapasok ito sa isip ko. Lumapit sa akin si Elsa. Ate, magtiwala lang po tayo sa Diyos. Alam kong malalampasan lahat yon ni Aling Belen. At naniniwala po akong may dahilan si God kaya nangyari ito. Magtiwala po tayo. Matapang po si Aling Belen. At mukhang sa kanya po kayo nagmana. Tara ate sa kapilya para magdasal. Ani ni Elsa. Tumango ako. Saka sumunod sa kanya papuntang kapilya. Ilang beses akong nagpabalik-balik sa may pinto ng operating room. Nagbabaka sakali ako na baka bumukas ang pinto. Ilang oras na rin ang lumipas, ngunit wala pa rin lumalabas kahit isang doktor. Hindi na nakakain ng tanghalian dahil sa pag-aalala kay inay. Ate Melissa, umupo muna po kayo, parang nahihilo po ako sa inyo. Sabi ni Elsa, hindi kasi ako makakampante hanggang hindi ko nalalaman na ligtas si inay. Pero ate, wala po tayong magagawa kung hindi ang maghintay na lumabas ang mga doktor. Napilitan akong umupo, ngunit nakatingin sa operating room. Kinakabahan ako at namumutla sa takot na baka hindi ko na makita si inay. Kumain ka muna ate, hindi ka pa kumakain. Inabot niya sa akin ang burger. Ngunit hindi ko iyon kinuha. Hindi ako makakain talaga. Hais, baka ikaw ate ang magkasakit niyan. Ani ni Elsa. Hindi ako umimik. Nakatingin pa rin ako sa harap ng pinto ng emergency room. Paging Miss Melissa Quintos, please proceed to the CEO office. Ate, tinapik pa ako ni Elsa para lang mapansin ko siya. Bakit? Tawag ka po, punta ka raw sa CEO office. Umunot ang noo ko. Sino ang nagsabi? Narinig ko ating tinawag ang pangalan mo sa receptionist. Baka naman nagkakamali ka lang. Paging Miss Melissa Quintos, please proceed to the CEO office. Sabi ko sa iyo ate, kung hinahanap. Siguradong si Rafael ang tumatawag sa akin. Ngunit bakit ngayon pa niya ako tinatawag? Kung kailang naghihintay ako na may lumabas sa loob ng operating room. Paano kung may lumabas dyan sa pinto, hindi ko malalaman. Tatawagan na lang kita ate kapag may lumabas na. Puntahan mo na siya, baka mainis yun sa'yo. At hindi bayaran ng operasyon ni Aling Belen. Ani ni Elsa. Kahit labag sa loob ko, ay umalis ako at pumunta sa opisina niya. Kumatok ako ng 3 beses bago ako pumasok. Nakadikwatro si Rafael at seryoso ang mukha na nakatingin sa akin. Talagang gusto mo nang paulit-ulit na tinatawag ka? Inis niya ang sabi sa akin. Yumuko ako. Pasensya na. Hindi kasi ako mapakali sa operasyon ng inay. Naghihintay ako na may lumabas sa operating room. Don't worry about your mother. She's safe now. Tumingala ako upang tumingin sa kanya. Totoo bang sinasabi mo? Yeah. Tumawag sa akin ang doktor sa operating room para sabihing successful ang operasyon ng inay mo. Nagsara na ang butas ng puso niya. Salamat! Sa sobrang tuwa ko ay tumakbo ako palapit sa kanya at niyakap ko siya na mahigpit. Thank you! Tumulo ang luha ko habang nakayakap sa kanya. Hinaplos niya ang likod ko. Don't worry, okay na siya. Bigla kong naalala ang ginawa ko kaya kumalas ako sa kanya. Sorry, sabay yuko ko. Narinig kong bumuntong hininga siya. Maraming salamat sa tulong mo. Pinapupunta kita rito para sabihin ang magandang balita na iyon at para sabihin sa iyo na mula bukas ay sa bahay ka natitira kaya ngayon pa lang ay ayusin mo na ang gamit mo. Pwede ba akong magbantay kay inay?
Saglit siyang nag-isip. Okay, pagbibigyan kita sa gusto mo. Salamat, sabay ngiti ko. Ilang beses ka nang nagpapasalamat sa akin. Kung tutuusin, hindi ka naman dapat nagpapasalamat sa akin dahil may kapalit ang lahat ng iyon. Miti ako. Wala na yatang makapapantay sa kaligayahan na nararamdaman ko ngayon dahil magaling na ang inay ko. Kaya kahit ilang beses ako magpasalamat, ay gagawin ko. Okay, here. Sabay abot sa akin ng isang puting envelope. Ano ang laman nito? Buksan mo para malaman mo ang sagot. Sabay simangot niya. Binuksan ko ang envelope at nakita ko ang kulay black na invitation na may silver na nakaribbon sa ibabaw. Binuksan ko yon at binasa ang nakasulat. Sino si Andrea Houston? Sumeryoso ang mukha niya. My ex-girlfriend. Ay, sorry. Her birthday is on Friday and she invited me to go. And I'll take you to the party. You're going to pretend to be my girlfriend. Girlfriend? Why? Remember, you have no right to complain. Tumango ako. Naiintindihan ko, pero wala akong maayos na damit. I will buy a gown that you will wear on Friday. Okay, pwede na ba akong umalis? Gusto ko na makita si inay. Tumango siya. Yeah, go ahead. Halos takbuhin ko ang pinto para makalabas agad. Agad akong pumunta sa operating room, pero wala na ron si Elsa. Kaya naman ay nagtanong ako sa nurse na nadaanan ko. Inilipat na po ang pasyente sa private room. Ngumiti ako. Salamat! Hinanap ko ang silid ni inay hanggang sa nakita ko siya. Marami pa rin nakakabit sa katawan niya at wala pa rin siyang malay. Gayunpaman, nakikita ko sa monitor ang mabilis na tibok ng puso ni inay na patunay lang na nalampasan niya ang operasyon at natutuwa akong makita yon. Nagising ako sa ingay na narinig kaya bumangon ako upang alamin iyon. Nasa loob ako ng private room ni inay at wala pa rin siyang malay hanggang ngayon. Gayunpaman, natutuwa akong malaman na naging matagumpay ang operasyon niya. Kinusot-kusot ko ang mga mata ko bago ko tiningnan ang nasa paligid ko. Good morning, Doc! Kahit bagong gising ako ay nagawa ko pa rin miti sa kanya, ngunit lumayo ako sa kanya ng bahagya. Nakatulog kasi ako na hindi maganda ang amoy ng hininga ko kapag bagong gising. Tiningnan ko lang ang pasyente. Pinanood ko siya habang tinitingnan niya si inay, habang lahat ng data ay sinusulat niya sa kanyang hawak na kwaderno. Doc, kailan po gigising si inay? Within 7 days, dapat magising na siya. Paano po kung hindi siya magising? Mostly, ang mga galing sa operasyon ay 72 hours ay gising na kapag kasi lumampas ng 2 weeks na hindi nagigising, pwede siyang makomatose. Bigla akong natakot sa sinabi ng doktor. Hindi pa pala tapos ang laban namin sa sakit ni inay. Lumapit ako kay inay at hinalikan ko ang kamay niya. Inay, gumising ka na. Parang may tinig sa lalamunan ko habang sinasabi ko iyon. Wala kayong dapat ipag-alala. Sa nakikita ko naman sa kanya, wala siyang magiging problema. Nakahinga ako ng maluwag. Maraming salamat po, Doc. Gawin niyo po ang lahat na magagawa niyo para tuluyan na po siyang gumaling. Tumango siya. Miss, don't worry. I will do everything I can for your mother. Ngumiti ako. Thank you po, Doc. Okay, I have to go. Hindi naman ako makalingon nang malaman kung nandito pala si Rafael. Hindi ko man lang siya napansin or talagang hindi ko siya napansin dahil natunan pansin ko kay doktor. Why don't you look at me? Bigla akong kinabahan sa sinabi niya. Sa tuwing nararamdaman ko ang presensya ni Rafael, para akong may sakit sa puso. Ang lakas kasi ng kabog ng dibdib ko at nanginginig ako. Nabubulol din ako kapag kausap ko siya. Siguro nga, tama siya.
Kailangan ko na rin magpa-check up, pero kapag tuluyan na gumaling si inay, naramdaman ko ang yabag ng paa niya na papalapit sa akin. Habang sa naaamoy ko ang hininga niya, tumayo ang balahibo ko nang maramdaman ko ang hininga niya sa leeg ko. How's your sleep? Okay naman. That's good. Tawagan mo na yung private nurse na nakausap mo because you need to do your duty to me. Nanginginig ang kamay kong kinuha ang cellphone kong dikipad sa bulsa ng pantalon ko. Ngunit nang akbayan ako ni Rafael, ay nabitawan ko ang cellphone ko. Nagkalasan ito at nahati sa tatlo. Sorry, mabilis akong yumuko upang pulutin ang cellphone ko. Bakit ba takot na takot ka sa akin? Sambit ni Rafael. Pagkatapos kong pulutin ang cellphone ko, ay tumingala ako sa kanya. 6-footer kasi siya. Pilit akong umiti sa kanya. Hindi naman ako natatakot sa iyo. He raised his brows. Really? Lumunok ako nang muli siyang lumapit sa akin at hinawakan niya ang bewang ko saka tinulak palapit sa kanya. Bigla akong nahiya dahil wala pa akong toothbrush. Nakakahiyang maamoy niya ang hininga ko samantalang ang hininga niya ay amoy mentol ang lamis sa pakiramdam. Yumuko ako dahil nakatingin siya sa mukha ko. Nang mapansin niyang hindi ako makatingin sa kanya ng diretso, ay hinawakan niya ang chin ko saka tinitigan niya ang labi ko. Huwag mo akong halikan, bad breath ako, sabi ng isip ko. Alam ko naman na wala akong karapatang tumanggi sa lahat ng gusto niyang gawin sa akin. Pero huwag naman sana niya akong halikan na hindi pa ako nagtututbrush. I think you need to wash your face and brush first. You smell different. Kumalas siya sa pagkakayakap sa akin. Namula ang mukha ko sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan sasabihin niya iyon sa akin. Kumalas siya sa pagkakayakap sa akin at bumalik sa inuupuan niya. Tiningnan ko ang wristwatch ko. 7:00 pa lang ng umaga. Masyado naman yatang siyang excited na pahirapan ako. Anong oras ka pumunta rito? Tanong ko sa kanya. It's not of your fucking business, sagot niya sa akin. Masyado ka bang excited na pahirapan ako? Sa wakas, inasabi ko rin ang gusto kong sabihin sa kanya. Tinitigan niya ako ng masama. Yes, I'm excited to torture you. Can you do anything to stop me? Sambit nito sa akin. Naikuyom ko ang kamao ko. Kapag yumaman ako, itong lalaki na ito ang una kong ipapasalvage. Mukhang anghel pero ugali masahol pa sa demonyo. Fix yourself now at pakibilisan bago ako magalit sa iyo, ani ni Rafael. Tumalikod ako at pumasok sa loob ng banyo. Inis na inis ako sa kanya. Kung alam lang niya na kanina ko pa siya pinapahirapan sa isip ko. Nang matapos akong maligo, nakalimutan kong magdala ng towel sa loob ng banyo. Nakakainis! Kasalanan ito ng ugok na iyon. Kung hindi niya ako ginalit, hindi ko makakalimutan ng towel. Napilitan akong buksan ang pinto ng banyo upang tawagin si Rafael. Ang suot ko kasing damit ay nilabhan ko na dahil may blower sa loob ng banyo. Rafael! Tawag ko sa kanya. Hindi niya ako pinapakinggan. Abala siya sa binabasa niyang magazine. Rafael! Muli kong tawag sa kanya, ngunit hindi niya ako pinapakinggan. Napakabingi naman ang lalaking iyon. Naghanap ako ng pwedeng ipambato kay Rafael. Nakita kong lagayan ng sabon. Ayaw mo akong pansinin, ha? Ibinato ko kay Rafael at tumama ito sa ulo niya. Fuck! Sigaw niya. Kulang na lang ay lunukin niya ako ng buo nang tumingin siya sa akin. Bakit mo ako binato? Sigaw niya. Ayaw mo kasi akong pakinggan. Kanina pa kita tinatawagan. Hindi mo ba nakikita? Naka-wireless earphone ako.
Tinanggal niya ang nakalagay sa tenga niya. Sorry, gusto ko lang namang ipakuha sa iyo ang bag ko na kulay blue. Tinuro ko pa sa kanya ang bag ko. Bakit hindi ko ang kumuha ng bag mo? Hindi mo ako katulong. Nilabhan ko na kasi ang suot kong damit. Nakalimutan ko magdala ng towel kaya hindi ako makalabas. Lumapad ang ngiti niya, saka tumayo. Okay, I'll take your bag for you. Kinuha niya ang bag ko. Nandun kasi nakalagay ang mga damit ko at towel. Lumapit siya sa tapat ng pinto. Akin na! Inabot ko ang bag ko. Oops! No way! Sabay taas niya ng bag ko. Bakit ayaw mong ibigay sa akin ang bag? Inis kong tanong sa kanya. Hindi ako makalabas ng pinto dahil wala akong suot na damit. Hindi ko ibibigay ang bag mo kung hindi mo ako papapasukin ng banyo. Sambit ni Rafael. Maniakis! Bakit naman kita papapasukin? Ibigay mo na sa akin ang bag ko! Inis ko sa kanya. Nagkibit balikat siya. Okay, kung ayaw mo madali naman akong kausap. Nilagay niya sa balikat niya ang bag ko, saka pang-asar na ngumiti. Kailangan ko na palang umalis at dadalhin ko ito. Pumihit siya patalikod sa akin. Bago pa siya humakbang palayo sa akin, ay tinawag ko siya. Sandali lang! Ngumiti siya nang humarap sa akin. Yes, bakit? Pumasok ka na nga sa loob. Pero huwag mong gagawin ang gusto mo. Yumuko ako nang titigan niya ako. Bakit? Ano bang iniisip mo na gusto kong gawin? Baka kasi may gawin ka na naman na hindi ko gusto. Pulang-pula ang mukha ko sa sinabi ko. Natigilan siya ng ilang segundo. At iniabot sa akin ang aking bag. Malikod na ito sa akin at lumabas na ng room ni inay. Ay, grabing lalaking yun. Napaka mapang-asar talaga. Pagkalipas na kalahating oras, ay dumating si Rafael na may dalang pagkain. Kung hindi lang ako pagod at gutom, hindi ko kakainin ang mga binili niya. Bakit ka ba nandito? Inis kong tanong sa kanya. Hinihintay natin ang papalit sa'yo para sumama ka na sa bahay ko. Pwede mo naman akong hintayin sa opisina mo ah. Gusto ko lang makasigurado na tutupad ka sa pinag-usapan natin. Sa tingin mo ba hindi ako tutupad sa pinag-usapan natin? Umiling siya. Of course, you can't do that. Gusto ko lang sulitin ang bawat minuto para naman magkaroon ng saysay ang malaking halaga na binayad ko sa gastos sa inay mo at sa pagkakautang mo sa Gomez Engineering. Pwede bang huwag mo nang paulit-ulitin na sabihin sa akin yan? Gagawin ko naman ang gusto mo ah. Bumalik ka na sa opisina mo at pupunta na lang ako sa'yo. Are you sure? Tumango ako. Nagkibit balikat siya. Okay. Tumayo siya para umalis. Yung mga pagkain na binili mo, dalhin mo na lang. No need. It's all for you. Pagkatapos ay tuluyan siyang lumabas. Ang sarap sanang pakinggan ang sinabi niya. Kung hindi ko lang alam kung ano ang naging kapalit ng pera niya sa akin. Kinain ko ang mga pagkain na binili niya. Marami ito kaya nang dumating si Elsa ay binigay ko sa kanya. Ang sasarap ate palagi ng pagkain natin. At ang ganda pa ng patient room ni Aling Belen. Ang bait-bait ng amo mo ate. Napilitan akong ngumiti. Kung alam lang niya ang kapalit ng lahat ng ito, baka hindi na niya magawang kainin ang mga pagkain. Elsa, ikaw na muna ang bahala kay inay ha. May dadating din mamaya na private nurse na siyang katulong mo sa pag-aalaga kay inay. Kailangan ko na magsimula magtrabaho sa kanya. Stay in ako magtatrabaho. Kaya pala ate may pumunta kanina sa bahay. Kinuha mga damit mo. Nangunot ang noo ko. Kinuha na mga damit ko? Tumango siya. Oo ate, pero konti lang ang pinadala kong gamit mo. Yung mga madalas mo lang gamitin. Okay na iyon.
Salamat. Mag-iingat ka po ate sa trabaho mo ha. Tinawagan ko si Rafael upang sabihin na handa na ako. Pinasundo naman niya ako sa driver niya mula sa hospital hanggang sa bahay niya. Nandito na po tayo, ma'am. Binuksan ko ang pinto ng kotse at nalula ako sa ganda ng bahay na nasa harapan ko. Para siyang mall sa laki. Hello po. Isang matandang babae na nasa edad 50 ang lumapit sa akin, saka yumuko. Good afternoon, ma'am. Ay, sorry. Hindi po ako mayaman. Huwag niyo po akong tawagin na ma'am. Isa po akong personal alalay ni sir. Paliwanag ko sa kanya. Nakita ko sa mukha niya ang pagtataka. Saka nag-sign of the cross siya. Umangat ang kilay ko. May nakikita ba kayo na hindi ko nakikita? Ilang beses na umiling ang matanda. Anong pangalan mo? Melissa Quintos po. Ako nga pala si Mary. Ako ang mayordoma rito. Halika na at pumasok sa loob. Ituturo ko sa iyo ang silid mo. Tumango ako sa kanya. Pagkatapos ay sumunod ako. Pagpasok ko sa loob ay napansin ko ang mga babaeng katulong na nakatingin sa akin. Pagkatapos ay nagbubulungan sila. Dito ang silid mo. Turo sa akin ni Aling Mary. Hindi na ako nagtataka kung may sariling silid ang mga katulong. Ganito talaga ang napapanood ko sa mga pelikula. My maid's headquarter. Nasa ground floor kami ng bahay at malapit ang silid namin sa kusina. Pumasok ako sa loob. May single bed at isang electric fan. May maliit na salamin at hanging cabinet na paglalagyan ng damit. May kasama po ba ako dito sa kwarto? Wala, ikaw lang. Magpahinga ka muna dyan dahil wala pa si Sir Rafael. Salamat po. Oo nga pala. Bukas ay ituturo namin sa iyo ang mga gagawin mo sa loob ng mansyon bago kami magbakasyon lahat. Magbabakasyon po kayo? Tumango siya. Excited na nga ako makita ang mga anak ko at apo. Mabuti na lang at dumating ka. Salamat po at mag-iingat po kayo. Siya, sige. Maiwan mo na kita rito. Hintayin mo na lang si Sir Rafael. Tumango ako sa kanya. Nang makaalis na siya, ay isa-isa kong inilagay ang mga damit ko sa cabinet. Pagkatapos ay tinawagan ko si Elsa upang kumustahin si inay. Dahil hindi ko pa alam ang trabaho na gagawin ko, ay humiga muna ako sa kama upang matulog. Ilang araw na rin akong kulang sa tulog dahil sa pagbabantay ko kay inay. Wake up! Iminulat ko ang mga mata ko nang marinig ko ang ingay. Tumingala ako at kinusot ang mga mata ko. How's your sleep, Sleeping Beauty? Salubong ang kilay ni Rafael habang nakatingin sa akin. Rafael? Nagugutom na ako. Kaya ipagluto mo ako ng pagkain. Humarap ako sa kanya. Hindi pa ba nakapagluluto ng pagkain si Aling Mary? Ang pagkakaalam ko kasi ay bukas pa niya ako tuturuan sa mga gawain ko. Nagsalubong ang kilay niya. Aling Mary is on vacation now and all my maids. At ikaw ang gagawa ng naiwan nilang trabaho. Nagkakaintindihan ba tayo? Sa laki ng bahay ni Rafael, baka buong maghapon akong naglilinis. Mukhang hindi ako makakapahinga dito. Talagang sinusulit niya ang binayad niya sa akin. Mas makatitipid nga siya kung pagbabakasyon niya ang mga katulong niya. Wala siyang babayaran buwan-buwan. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ni Melissa, narito na naman ang bago niyang kakaharapin. Si Rafael. Makayanan kaya niya ang pahirap na ipagagawa sa kanya ni Rafael? Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!